Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Itagoy na lamang po ako sa pangalang Roland. Ako po ay tubong Sambales. Lumaki ako na hindi nakilala ang tunay kong mga magulang. Kinukup lang ako ng kinikilala kong mga magulang. Ngunit kagaya ng mga nasa pelikula, ay hindi naging maganda ang pagtrato nila sa akin. Apat kaming magkakapatid, pero hindi ko sila kadugo. Ngunit yun ang tawag ko sa kanila. Ako ang pinakabata sa amin. Cecilio ang pangalan ng aking ama-amahan. Samantalang Anastasia naman, ang pangalan ng itinuturing kong ina. Nang dahil sa ampun lang ako ay minamaltrato nila ako, lalo na ang aking mga magulang. Hindi rin naman ako makapalag at hindi ko rin may pagtanggol ang aking sarili dahil nga sa ampun lamang ako. Sir Eric, 6 na taong gulang ako nung ako'y mapapunta sa kanila. Minaltrato nila ako at ginagawang alalay. Bawat kilos ko ay mali. Kunting mali ko lang ay kaparusahan ang inaabot ko. Kaya nang tumungtong ako sa edad na 14, ay naglayas ako sa bahay nila. Kung ano-anong mga trabaho ang aking pinapasukan para lang mabuhay. Hindi ako nakapag-aral. Ngunit hindi hadlang iyon upang tanggapin ako bilang trabahador ng mga tao. Dahil sa edad na 8, ay mag-isang nag-aral akong magbasa, magbilang at magsulat ng patago. Halos lahat ng aking nakakasalamuha ay namamangha dahil sa aking kong talino at talento. Makalipas ang ilang taon, buwan ng Kapaskuhan, namasukan ako bilang isang delivery boy sa isang fast food. Naging maayos naman ang trabaho ko bilang delivery boy. Maliban sa buwan ng sweldo, ay nakakatanggap din ako minsan ng tip mula sa customer. Hanggang sa nangyari na nga ang hindi ko inaasahan. May isang babae ang nag-order sa amin. Sa pagkaalala ko, ay isang bucket ng chicken ang kanyang in-order. Maliban sa kanya, ay higit sa 20 pa ang taong pagdedeliveran ko ng mga panahong iyon. Alauna ng hapon ako umalis sa shop. Angkas ang mga idideliver na pagkain sa motorbike. At naglibot ako sa bayan upang maihatid sa mga customer ang kanilang mga inorder. Sobrang init pa ng panahon. At idagdag mo pa na nakasuot ako ng jacket at helmet. Kaya naman ay tagaktak ako ng pawis. Ang huling pagkain na aking i-deliver ay may kalayuan pa sa bayan. Hindi ko rin naman magawang magreklamo dahil bahagi pa rin ang trabaho ko ang mag-deliver kahit abutan pa sa labas o sa kabilang bayan. Nang mga panahong iyon ay marami akong nakikitang mga puno sa gilid ng daan at medyo kakaunti lang din ang mga sasakyan na dumadaan. At ang lugar na aking pupuntaan ay hindi pa simentado ang daan. Kaya talaga namang mabato at maputik ang aking dadaanan. May mga nakakasalubong pa nga ako sa daan ng isang mamang nanghihila ng kanyang alagang baka. Inabot ako ng halos kalahating oras bago tuluyang makarating sa barangay ng aking customer. Napahinto pa nga ako sa may kaliitang tindahan na makaramdam ako ng pagkauhaw. May grupo pa ng mga kababaihan na nagtatawanan at nagkukwentuhan sa mismong harapan ng tindahan. Binati ko pa sila ng magandang gabi. Pasado 6 na kasi ng gabi nang ako'y nakarating. Binati rin naman nila ako pabalik kahit kinuha ko na ang pagkakataon na iyon at kagad itinanong sa kanila kung saan banda matatagpuan ang bahay ni Binibining Rosalie. Rosalie baka mo? Sa pagkakaalam ko'y may nag-iisang dayo lang ang nagmamay-ari ng pangalan na iyan. Matatagpuan mo yan sa likod ng lumang simbahan ng Katoliko. Dumiretso ka lang muna rito. Tapos makikita mo sa unahan ang isang malaking poste. Lumiko ka lang doon. Doon mo matatagpuan ang simbahan. Pero iho, mag-iingat ka. Mahabang litanya ng ali. Nagpasalamat ako sa kanya at kaagad na kumatok sa tindahan. Bumili ako ng ice tubig at isang hopya. Kinain ko muna yun bago maayos na nagpaalam sa mga ali.
Sumakay na ako sa motorbike bago tinahak ang daan na kanilang itinuro. Habang papalayo ako, ay napapansin kong kumukunti na lamang ang mga pamamahay hanggang sa nakarating ako sa harapan ng simbahan. Dumiretso lang ako sa makipot na daan. May kadiliman na rin at sa hindi malamang dahilan ay biglang nagsitaasan ang mga balahibo ko sa kamay at batok. Nang makarating sa likod ng simbahan ay may isang kaliitang bahay lang ang tanging natagpuan ko. Bumaba ako sa motorbike bago kinuha ang pagkain na i-deliver. Nakakailang hakbang pa lamang ako papalayo sa aking motorbike nang makarinig ako ng sigaw mula sa loob. Kaya sa sobrang pagkabigla at kuryosidad ay nagmamadali akong lumapit sa harapan ng bahay. Pagkaso ay nakasara ang pinto. Gawa lang sa kawayan ang mga bintana. Kaya doon na lang ako nakasilip sa loob. Lalo na't wala rin namang nakalagay na kurtina. Tanging gasera lang ang nagbibigay ng liwanag mula sa loob ng bahay. Mang magsasalita na sana ako nang biglang bumagsak mula sa loob ang isang duguang bangkay na aking ikinabigla. Ang sumunod na eksena, animoy may pusang nahulog mula sa ibabaw. Ngunit unti-unti na rin naging isang nilalang na paniguradong kilala bilang isang aswang. Dinaganan niya ang bangkay. Kitang-kita mismo ng dalawa kong mga mata ang unti-unting paghaba ng kanyang dila bago binutasan ang bandang tiyan ng lalaki. Winakwak niya ang tiyan ng kanyang biktima at kinuha ang lamang loob at saka ito kinain. Sir Eric, nang dahil sa aking nasaksiyan, hindi ko maiwasang manginig dahil sa kaba at takot. Napaatras ako, ngunit sa kamalasan, may nakasabit palang mga lata sa tagiliran ko at nang masagi ko ito, ay lumikha ng ingay. Kaya automatikong napalingon sa akin ang babaeng aswang. Sa kanyang paglingon ay tuloy ang kong nasilayan ang namumulan niyang mga mata. Magulo ang kanyang mga buhok. Nabahira ng dugo ang kanyang mukha at nagniningning ang kanyang mga balat na animoy pinahira ng langis. Na mga sandaling iyon ay mas dumuble ang takot ng aking naramdaman. Nang dahil sa pagkagulat, ay nabitawang ko pa ang karton ng pagkain na aking hawak-hawak bago mabilis akong napatakbo. Nalampasan ko pa ang aking motorbike kahit nagmamadali ako na ito ay balikan. Napaluha pa ako nang matanong ko ang babaeng aswang na nasa labas ng kanyang bahay. Agad kong pinandar ang aking motorbike, saka ito pinatakbo ng mabilis. Sunod-sunod akong napamura, hanggang pinapalipad ang motorbike hanggang sa tuluyang makalabas ako sa barangay na iyon, na nanginginig pa rin ang aking tuhod. Hindi ko na nga namalayan, naihi na pala ako sa suot kong uniforme. Nang makarating ako sa pinagtatrabahuhan ko, ay nagulat pa ang mga kasamahan ko matapos makita ang itsura ko. Namumutla pa rin ako at nanginginig dahil sa takot. Kagad na binigyan nila ako ng tubig at nang kumalma na ako ay sa kanila ako tinanong kung ano ang nangyari. Ikinuwento ko naman sa kanila kung paano ko nakarating sa lugar na iyon at ang mga nasaksihan ko. Habang nagkikwento ako ay hindi ko pa mapigilan ang mapa-aksyon, kaya minsan ay napapatawa sila. Bago umuwi ay niyaya pa nila akong kumain at mag-inuman. Upang kahit papaano ay makalimutan ko raw ang nangyari. Hinatid pa nila ako sa boarding house na aking tinutuluyan. Laking pasalamat ko dahil sa kanilang kabutihan. Nang makarating sa boarding house ay kagad akong dumiretso sa banyo at naligo bago tumungo sa aking silid. Daladala ang isipin na nangyari sa akin ng gabing iyon na nakatulugan ko na. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa trabaho. Sinalubong pa ako ng isa sa mga katrabaho ko at sinabing may naghahanap sa akin. Hindi ko tuloy maiwasan ang kabahan nang banggitin ito ang pangalan na Rosalie. Hindi ako pwedeng magkamali dahil iyon ang pangalan ng babaeng pagdadalhan ko sana ng kanyang inorder. Sir Eric ay nanginginig pa ang aking mga tuhod nang pumasok ako sa isang kwarto kung saan naghihintay ang naghahanap sa akin. Naabutan ko pa ang isang magandang babae
na nagbabasa ng libro. Nang tuluyan akong nakapasok at nang mapansin niya ang presensya ko, ay kagad itong napatayo. Nagulat pa ako nang humingi ito ng tawad. At doon lumabas na namaling address pala na ilagay niya sa booking. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako o mainis sa narinig kong iyon sa kanya. Ilang beses pa siyang humingi ng tawad. Ngunit sabi ko ay okay lang. Ganun pa man ay hindi pa rin maalis sa isipan ko na maling barangay pala ang aking napuntahan. Bago pa umalis si Rosalie, ay bumili pa ito ng 2 bucket ng chicken. Lampas alas 7 na ng gabi nang matapos ang aking trabaho ng araw na yon. Dumaan pa ako sa maliit na beer house sa aming baryo at nakainom. Hindi na ako nag-table ng babae dahil alak lang talaga ang pinunta ko. Sa palagay ko ay lampas alas 10 na ng gabi ang oras ng mapagpasyang kong umuwi na. Habang tinataha ko ang madilim na eskinita pabalik, ay bigla na lamang akong inatake ng isang malaking baboy. Kinalmot at kinagat niya ako sa braso. Napahiyaw ako dahil sa sobrang sakit. Dala ng kalasingan ay nakaramdam ako ng galit. Kung kaya't malakas na sinipa ko ang baboy na ikinatapon nito. Napatayo ako mula sa pagkakahiga sa lupa bago nilabanan ang mabagsik na baboy. Pulang-pula ang mga mata nito habang nakatingin sa akin na animoy anumong oras handa niya akong paslangin. Nilabanan ko siya hanggang sa naalala ko na may punyal pala akong dala sa aking tagiliran. Simula kasi noon napunta ako sa maling barangay. Inaisipan ko magdala ng punyal bilang proteksyon sa aking sarili. Anong kailangan mo sa aking aswang ka? Lakas loob kong pagsigaw sa kanya. Alam ko ang mga anyo ng normal na baboy sa aswang. Nilabanan ko ang mabagsik na baboy. Nagpambuno kaming dalawa. Pinagsisipa ko siya. Ngunit muli niya akong napabagsak. Kahit namimilipit sa sakit, ay dahan-dahan ko pa rin kinuha ang punyal mula sa aking likuran bago marahas na isinaksak sa tagiliran ng baboy. Napahayaw ito at gumawa ng ingay. Tuluyan siyang umalis sa aking ibabaw. Hinihinga na napatayo ako bago siya sunod-sunod na inatake. Kumuha pa ako ng malaking bato saka pinagbabato ito sa kanya. Nagtatakbo ito palayo sa akin. Ilang saglit pa ay binalot ng katahimikan ang paligid. Ngunit nanatili ako nakaramdam. Nang makumpirmang tuluyang nakalis ang aswang, ay muli ako nagpatuloy sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa aking tinutuluyan. Nang dahil sa mga nangyari, ay mas lalo ko pang pinalakas ang aking pakaramdam at mas naging handa pa ako lalo. Ang karanasan ko yun ang nagbigay ng magandang aral sa akin. Makalipas ang 6 na buwan, ay nabigyan ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa lungsod ng Maynila. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pang tinanggap ang trabaho inalok sa akin. Sa kasalukuyan ay maganda na ang aking buhay. Pamilyadong tao na rin ako at binayayaan ng 3 anak. Ilang taon na rin ang nakalilipas, ngunit ang mga alaalang nakaraan, hindi ko pa rin nakakalimutan. Mga alaala noong mga panahon na isa pa lamang akong delivery boy sa Zambales. Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Nais ko lang sanang magbahagi ng isang kwentong aswang sa inyo. Ang kwentong nais kong ibahagi ay naging karanasan mismo ng aming pamilya sa probinsya. Siya nga po pala, bago ko simulan ang pagsalaysay. Hayaan mo na muna ninyo akong magpakilala. Ako nga pala si Lito, at ito ang aking kwento. Noong mga panahong nangyari ang kakatwang bagay, malapit na ang piyesta sa aming baryo. Dahil doon ang mga tao ay kanya-kanyang bili ng mga baboy na kanilang kakatayin. Ang ilan naman sa aming mga kababaryo ay nagpareserba ng karne kung kakatayin na ang baboy. Mas makakatipid tayo kung bibili tayo ng buong baboy at saka kakatayin. Sabi pa ni Lolo kay Tatay. Sumang-ayon naman ang aking ama. Kahit nagtanong-tanong sila kung saan pwedeng makabili na baboy na maaaring katayin.
Subukan mo na lang doon kina Mang Anselmo. Doon sa kabilang baryo, maraming mga baboy roon. Ang balita ko nga ay isa-isa na lang nilang ibinebenta sa palengke dahil hindi na nila kayang pakainin. Sabi ng isa naming kanayon kay tatay. Dahil doon ay niyaya niya akong tumungo sa kabilang baryo upang pumunta sa sinasabi ng aming kanayon. Habang naglalakad, nagwika sa akin ng aking ama. Mahirap nang bibili lang tayo ng karne. Baka mamaya hindi natin malalamang karne na pala ng tao ang ating maiihain sa mga bisita. Napalunok ako ng aking laway. Agad kong naisip na aswang ang siyang ibig tukuyin ng aking ama. Dahil doon ay natahimik na lamang ako. Pagkaraan ng humigit kumulang 30 minutong paglalakad, nakarating kami sa bahay ni Mang Anselmo. Agad na sinabi ng aking ama ang aming pakay. Subalit nang hinayang kami nang magwika ang asawa nito. Pasensya na ho kayo. Tadadala lang namin kanina ng mga natitirang baboy sa palengke. Mas mainam siguro kung maghanap na lang kayo sa iba. Huwag lamang kayong bumili sa matandang lalaki na nagbibinta rin ng baboy rito, ha. Wika niya. Tumango naman kami sa kanya at saka agad na nagpasalamat. Nung mga sandaling iyon, nagpaalam na kami na uuwi na. Saktong pagkalingon namin sa daanan, may nakita akong isang lalaking kasing edad lang ni tatay. Nakatanaw siya sa amin mula sa balayo at parang hinihintay kaming makaalis sa bahay ng babaeng iyon. Dahil inisip kong baka wala lang iyon, hindi ko na sinabi pa ang nakita ko sa aking ama. Naglakad kami ni tatay at napailing na lamang ako nang sumalubong sa amin ang isang lalaki. Nakangiti ito, kaya't nawari kong may kung anong pakay sa amin. Pare, naghahanap ba kayo ng baboy na kakatayin? Tanong niya kay tatay. Oo pare, para sana sa piyesta sa susunod na araw. Bakit? May alam ka ba? Sambit naman ni tatay na animoy matagal na silang magkakilala. Sinabi ng lalaking iyon na sumunod kami sa kanya at saka dadalhin niya kami sa kanilang bahay. Ani kami nilang dalawang bahalang pumili ng aming bibilin dahil may tatlong baboy siyang nakahanda ng katayin. Pagdating namin sa bahay ng lalaki, agad na naagaw ng aking pansin ang isang baboy na napakalusog. Parang iba iyon sa dalawa pa nitong kasama. Dahil doon ay tinuro ko iyon kay tatay. Ito na lang siguro ang atin ni tay. Mukhang sulit dito ang pera ninyo, ang sabi ko sa aking ama. Sumang-ayon sa akin si tatay, kaya't inihatid na kami pauwi ng lalaking may-ari ng baboy at dala na rin namin ang kanyang alaga. O siya, kayo na ang bahala rito, ah. Kung kailangan pa niyo ng baboy, bumalik lang kayo sa aming bahay, ang sabi nito sa amin. At agad naman nagpasalamat si tatay at saka tinalaw na lang naming umalis ang lalaki. Dahil malapit nang dumilim na mga sandaling iyon, nagpasya kaming itali na lang ang baboy sa loob ng kulungan ng aming manok. May kalakihan naman iyon, kaya't kasyang-kasya ang aming nabiling baboy. Kinagabihan, sa hindi kong malamang dahilan, hindi ako makatulog. Bakit kaya ganito ang aking nararamdaman? Tanong ko sa aking sarili. Nang akma akong babangon at magbubukas ng bintana, saglit akong natigilan. May narinig akong igik sa loob ng kulungan at nagkagulo ang mga manok namin. Makaraan lang ng ilang sandali, ang pag-igik na aking naririnig ay napalitan ng pag-angil. Parang angil iyon ng isang aso. Kaya't napatanong ako sa aking sarili, bakit kaya parang may mabangis na hayop na nakapasok sa kulungan ng manok? Nung mga panahong iyon, naisip kong baka inatake ng asong ulol ang aming baboy. Kaya't mabilis akong lumabas sa aking silid. Dala ko noon ang flashlight nang bumaba ako sa bahay.
pagkababa ng pagkababa ko, nakaamoy kagad ako ng malasang samyo ng hangin. Nakaramdam na ako ng kilabot dahil doon. Subalit dahil nais kong malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng kulungan ng manok. Walang pagdadalawang isip akong dumiretso doon. At nang makarating ako roon, agad kong inilawan ang paligid. Nagulat ako nang mawaring wala na sa bahaging kinatalian noon ng baboy. Walang ano-ano. Napamulagat ang aking mga mata dahil sa aking nakita. Ano yan? Baboy ang ipinasok namin dito ah. Bakit iyan ang naririto? Hindi ko alam kung namamalikmata lamang ako. Subalit kitang-kita ko kung paano kinakain ng isang mabalahibong tao ang aming mga manok. Parang hilaw na manggalang iyon kung kagatin iyon ng nilalang. Dahil doon ay nataranta ako. Aswang! Tay! Nay! Lolo! May aswang dito! Sigaw ko habang naging salitan ang pagtitig ko sa aswang at sa aming bahay. Hindi ko alam kung anong aking gagawin ng mga oras na iyon. Hindi rin kasi ako makapaniwalang aswang pala ang nabili namin at nagkunwaring baboy lamang. Nang magawa niyang kainin ang mga manok ng aking ama, ay napanungon ito sa akin. Ngumisi ang aswang na iyon at saka ipinakita sa akin ang mahaba nitong dila na puno pa rin ng dugo. Ilang sandali pa, lumabas na sa aming bahay ang aking lolo at ang aking ama. Dala ni lolo ang buntot ng pagi at si tatay naman ay may hawak na itak. Bakit? Anong nangyari? Hindi ako sumagot. Salip ay inilawang ko ang loob ng aming kulungan ng manok. Parehong napamura sina lolo at tatay nang makita nila ang isang mabalahibong nilalang. Walang hiya ka? Aswang ka pala? Nagawa mo pang magkunwaring baboy? Nang mga oras na iyon, nilapitan nina tatay at lolo ang kulungan ng manok. Binuksan nila iyon at walang pagdadalawang isip na pinasok. Magbabayad ka! Napasiksik sa isang gilid ang aswang nang makita niya na may mga panlaban ang aking abuelo at ang aking ama. Napahakbang ang aking lolo sa aswang at kasabay noon, inambalos niya ang aswang gamit ang kanyang buntot ng pagi. Ilang beses niyang ginawa iyon at kita kong nagkaroon ng latay ang nilalang. Papatayin ka namin! Sigaw ng aking ama. Inihanda na rin niya ang kanyang itak at nakaantabay lang sa tabi ni lolo. Makaraan pa ang ilang minuto, umaangil ang aswang at saka naghanda sa pag-atake. Dahil doon ay itinaas ng aking ama ang kanyang kamay na may hawak na itak. Sige, umatake ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Sigaw ng aking ama. Ngumisi ang aswang at mabilis na lumundag. Subalit agad din siyang nilatigo ni lolo. Dahil doon ay nabuwal sa lupa ang aswang. Bago pa man nakatayo ang aswang, nilapitan na siya ng aking ama. Papatayin kita! Sigaw ni tatay. Walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang ulo ng aswang. Pero hindi iyon gaanong napuruhan. Gumapang ang nilalang at habang gumagapang ito, nilalatigo siya ni lolo. Ungol iyon ang ungol dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nang malapit nang makalabas ang aswang, ay napasigaw ang aking ama. Sige, lumabas ka. At nang malaman mo kung ano ang naghihintay sa iyo. Dahil doon ay parang nag-alangan ang aswang. Napalingon siya sa aking ama at kay lolo. Saka hinintay kung ano pa ang kanilang sasabihin. Subalit sa halip na magsalita, tinaga siya ng aking ama sa likuran. Malalim ang naging sugat na naidulot ng itak ni tatay. Kaya't parang nanghina ang nasabing nilalang. Hindi rin nakaramdam ng awa ang aking lolo. Nilatigo niya ang aswang sa bahagi kung saan naroon ang sugat. Nagtilamsika na ang dugo ng nasabing nilalang.
Marahil dahil sa kawalang pag-asa, gumapang na lang palabas ng kulungan ang aswang. Mura ng mura sina tatay noon habang sinusundan ang aswang. Pagkalabas na pagkalabas ng aswang sa kulungan, sinabihan ako ng aking ama na kumuha ng lubid. Napatango ako at saka kumuha ng mga pantali. Pagkabalik ko ay nakita kong hawak nila ang aswang. Napakaraming latay noon sa katawan at may iilang sugat din na gawa ng itak ni tatay. Hindi ba't nais mong maging baboy? Tingnan lang natin kung hindi ka pa makontento sa aming gagawin. Tinalian nila lolo at tatay ang aswang sa liig at baywang. Pagkatapos, hinila nila iyon at saka isinigaw sa aming mga kapitbahay na may nahuli silang aswang. Nagsilabasan ang mga tao at pinagbabato nila ang aswang na hinahatak ni tatay. Kinaumagahan, nang sumikat na ang araw, nagulat ang mga tao dahil ang aswang pala ay ang matandang kilalang aswang din sa kabilang baryo namin. Dahil doon, sinubukan nilang puntahan ang lalaking anak ng aswang. Subalit wala na iyon sa kanilang bahay. Maging ang mga baboy na aming nakita ay wala na rin doon. Kumalat na sa radyo at maging sa mga dyaryo ang balibalitang gumagalang aswang sa isa sa mga baryo sa isla ng Panay. Ayon sa mga nakalap kong impormasyon, ang mga aswang ay umahawig sa nilalang na bampira na nagsimula ang paniniwala sa kanluran ng mundo. Sila ay ang mga nilalang na kung saan ito ay pinaniniwalaang kumakain ng tao at ng iba pang mga hayop. Sila ay kabilang din sa mga nilalang na mitolohiya at kwentong bayan ng bansang Pilipinas. Sino ang mag-aakala na bukod sa mga duwende ay nabubuhay din pala ang mga aswang sa mundo kasama nating mga normal na tao? Itago na lang ninyo ako sa pangalang Michael. Isa akong journalist at nagtatrabaho sa hindi gaanong sikat na kumpanya sa Pilipinas. Nagmula lang ako sa mahirap na pamilya, ngunit hindi iyon naging hadlang upang makapagtapos ako sa pag-aaral at makakuha ng marangal na trabaho. Ako ay lumaki sa Quezon City, Waray ang aking nanay, samantalang laking lungsod naman ang aking tatay. Pareho silang hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil maaga akong ipinagbuntis ni nanay. Pinalaya siya ng mga magulang niya, kung kaya't sumama siya sa tatay ko dito sa Maynila. Nag-iisa lang akong anak, kaya't nakapagtapos ako ng pag-aaral. Dahil doon ay sobra silang lumigaya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari taong 2006. Michael, balita ko'y magbabakasyon ka ngayon sa probinsya. Napatigil ako sa pag-aayos ng aking mga kagamitan dahil sa biglaang pagsulpot ng isa sa mga kaibigan at katrabaho ko. Itago na lang ninyo sa pangalang John. Magkasing edad lang din kami ni John at nauna siya ng 3 araw sa akin sa pagtatrabaho sa kumpanya. Oo, pinaimbestigan sa akin ni Boss ang kumakalat na balita tungkol sa gumagalang aswang sa probinsya. 2 linggo ka ay binigay na palubid sa akin ni Boss Alan eh. Tugon ko, bago pinagpatuloy ang pagliligpit sa aking mga kagamitan. Nanatili pa siya ng ilang minuto at nakipagkwentuhan sa akin bago umalis dahil pinatawag siya ng kasamahan niya. Nang matapos ako sa pagliligpit, isaka ako dumiretso sa opisina ni Boss Alan at nagpaalam na aalis na. Kinabukasan na kasi ng umaga ang aking alis patungo sa probinsya. 2 araw pa ang pananatili ko sa barko bago kami tuluyang dumaong sa probinsya. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng probinsya bilang respeto at seguridad sa mga taong naninirahan sa lugar na ito. Nang ako ay makarating, ang una kong ginawa ay naghanap ng maupahan at matitirhan ng ilang linggo. Tagad naman ako nakakita
at pagkatapos ay naghanap ako ng kainan dahil ng mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng pagkauhaw at pagkagutom. Ang bango naman ng mga ulam dito. Manghang naibulong ko pa nang mapadaan ako sa isang maliit na kainan. Pero sa pintuan pa lang ay amoy na amoy ko na ang mga putahe mula sa loob. Papa, huwag kang pumasok dyan. Aswang ang may-ari niyan. Narinig ko pang wika ng isang mama bago ito nagmamadaling umalis. Hindi ko na lamang siya pinakinggan. Sa halip ay pumasok ako sa loob. Nang makapasok ako ay walang katao-tao, maliban lamang sa isang mamang nakaupo sa bangkuan na gawa sa kawayan. May mga nakahilirang ulam din sa pahabang mesa. Napansin ng matandang lalaki ang presensya ko, kung kaya't napatayo ito, saka seryosong sinalubong ako. Napangiti pa ako at tinanong ko ang mama kung pwede ba akong kumain sa karinderya. Kayo ba ang may-ari ng kainan na ito? Gusto ko sanang kumain eh. Tinulang manok na lang ang kukunin ko at dalawang tasa ng kanin. Ang sabi ko pa, inalalayan pa niya ako maupo sa isa sa mga upuan. Tinulang manok lang ang aking binili at nagpa-request pa ako ng kalamansi. Mahirap na na baka totoo ang aswang ang may-ari ng karinderya na aking pinagkakainan, kagaya ng sinabi ng lalaki sa labas. Subalit, nang lagyan ko ng kalamansi ang ulam, ay wala naman akong nakitang kakaiba, kahit sarap na sarap ako sa pagkain. Nagprintuhan pa kami ng matandang lalaki. Doon ko nalaman na Pandoy pala ang pangalan niya, kaya tinawag ko siyang Mang Pandoy. Nang matapos ako sa pagkain, bago ako umalis ay nagtanong pa ito sa akin kung saan ako nakatira. Kaya tinuro ko ang boarding house na aking tinutuluyan. Naging maayos naman ang ilang araw na pananatili ko sa probinsya. Nagsimula rin ako mag-imbestiga at maglakap ng impormasyon tungkol sa mga nangyayaring kabalaghan sa kanilang lugar. Ngunit isang tao lang ang kanilang tinutukoy. Nakikita mo ba ang maliit na karinderya doon sa may unahan ng lumang simbahan? Aswang ang matandang may-ari ng kainan na yan. May nakapagsabi na si Pandoy daw ang gumagalang aswang dito sa aming lugar. May nakakita raw sa kanya na pumapasa ng bangkay ng tao papasok sa kanilang karinderya. Sa pagkakaalam ko, nagmula daw sa tuktok ng bundok si Mang Pandoy. Marami ang nakakapagsabi na isa itong aswang at napatunayan na rin iyon. Naguguluhan ako dahil sa sinasabi ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit nila pinagbibintangan si Mang Pandoy na isang aswang. Hindi ko alam kung dapat ba akong maniwala o hindi. Hanggang sa isang gabi, ay napagdesisyonan kong matyagan si Mang Pandoy. Kasama ko pa ang kabormate kong si Waldo nang mag-imbestiga kami sa karinderya ni Mang Pandoy. Malalim na ang gabi, pero nakaabang pa rin kami sa mayabong puno ng akasya at naghihintay sa pagbabalik ni Mang Pandoy. Anong oras na? Ngunit hindi pa rin kasi ito nakakabalik sa kanyang karinderya. Dahil sa pagkaalala ko, ay sa karinderya din ito natutulog. Hindi nagtagal ay may malaking ibon na huminto sa karinderya ni Mang Pandoy. Nagpalingalinga pa ito sa paligid, kaya't napatago kami ni Waldo. Nabigla ako ng masilayan mismo ng aking dalawang mata ang pagbabagong anyo ng malaking ibon, at doon ko napagtanto na si Mang Pandoy ay ang malaking ibon. Hindi pa man ako nakakaalis sa pwesto ko nang biglang tumahol ang aso na nasa tagiliran ko, kaya't napasulyap sa pwesto ko si Mang Pandoy. Huli na ang lahat upang tumakbo dahil kaagad niya akong nilapitan. Napasigaw si Waldo na unang napatakbo. Babalik ako! Babalikan kita, Michael! Sigaw pa ni Waldo. Hinila ako ni Mang Pandoy saka mahigpit na sinakal. Pulang-pula ang mga mata nito at matutulis ang kanyang mga ngipin.
Kinalmot niya ako sa mukha bago ibinalibag. Hindi pa man ako tuluyang nakatayo ay pinaibabawan niya ako at pinagkakalmot. Kitang-kita mismo ng aking dalawang mata ang unti-unting paghaba ng kanyang dila. Napasigaw ako ng kaladkarin niya ako papasok sa loob ng kainan. Huli ko nang maalala na may buntot pala ako ng pagi sa likuran. Kaya't mabilis ko itong kinuha bago inihingal na itinutok sa kanya. Masyado siyang babagsik. Sinuntok niya ako kaya muli akong bumagsak. Napasulyap ako sa kutsilyong nahulog at kinuha ko ito. Sunod-sunod na pagsipa ang natamo ko sa kanya na muli kong ikinatumba. Napaungol ako dahil sa sobrang sakit at hapdi. Inibon ko ang natitira kong lakas bago ko siya sinipa sa alaga niya at tinulak. Nang magtagumpay ako ay kinuha ko ang pagkakataon na yun na itinurok sa dibdib ng matandang aswang ang patalim na hawak ko. Tuluyan niya akong nabitawan mula sa pagkakasakal. Napatayo ako bago dumistansya sa kanya. Pinulot ko ang buntot ng pagi na aking nabitawan kanina at malakas kong pinaghampas ang aswang na si Mang Pandoy. Papatayin kita. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Daing niya. Hindi nagtagal ay bumagsak ito sa sahig. Duguan siya at ramdam ko ang panghihina niya. Ilang saglit pa ay humahalusos na dumating ang mga lalaking kasamahan ni Waldo. Nabigla pa sila nang makita ang aking sitwasyon. Salot ka sa lipunan! Ang dapat sa iyo mamatay! Galit pang sigaw ng mga kalalakihan. Nilapitan nila ang lalaking aswang at pinagsisipa. Dinala nito at kinulong sa bodega na walang bintana. Kinagabihan ay sinunog nila si Mang Pandoy sa gitna ng baryo. Saksi ang maraming tao. Matapos ang pangyayaring iyon, tatlong araw ang lumipas, umalik ako sa lungsod ng Maynila. Daladala ang mga nalakap kong impormasyon at balita. Inilagay ko sa radyo ang lahat ng mga nangyari sa isa sa mga probinsyang napuntan ko. Ngunit hindi ko na tinukoy kung saan probinsya ito, bilang siguridad na rin sa kanilang lugar. Binigyan pa ako ni Boss Alan ng parangal dahil sa kabayanihang ginawa ko at sa pagtagumpay sa trabahong ibinigay sa akin. Tudo papuri naman ang mga kasamahan ko dahil sa achievement na aking nakuha. Tuwang-tuwa naman sina nanay at tatay dahil sa nabalitaan. Nagpatuloy ako sa pagtatrabaho na parang walang nangyari. Hindi nagtagal ay umuwi kami sa probinsya ni nanay nang mabalitaan namin na nagkasakit si Lola. Tuluyan silang nagkaayos at natanggap ang pamilya ni nanay si tatay. Tuwang-tuwa pa ang kamag-anak ko nang malaman na isa akong successful journalist. Sa wakas ay nagkapatawaran na rin ang aming pamilya. Ilang dekada na ang nakalipas simula mangyari ang aking karanasan. Pero animoy kahapon lang ito nangyari dahil sariwa pa rin sa aking alaala ang lahat. Mga nakarang alaala tungkol sa aswang sa probinsya. Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Siya nga pala. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Ray. Ang kwentong ito ay nangyari noong kabataan ko pa lamang. Nang mga panahong iyon, ay ako ang nataasang magbantay sa aming lola. Natawagin na lang natin sa pangalang Lourdes. Ilang taon nang nakaratay si Lola. At nang mga panahong iyon, nangyari ang karanasan naming ito. Nang mga oras na yon ay panay ang ubo ni Lola. Kaya't madalas akong tumutungo sa mga kapitbahay ni Lola upang manghingi ng dahon ng lagundi. Isang hapon habang naglalakad ako patungo sa bahay ni Aling Marta, may nakasalubong akong isang matandang babae. Pero hindi ko ito kilala. Nagtaka ako dahil parang may kung anong inaabangan iyon sa paligid. Walang ano-ano ay napangiti sa akin ang matanda. At saka biglang nagtanong, "Dito ba ang bahay ni Lourdes?" Alam ko kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya't nag-alangan akong sumagot. Sa halip ay napatitig ako sa kanyang mga mata. Subalit,
Ilang sandali ay inilis niya ang kanyang paningin sa akin. Bakit kaya parang baligtad ako sa kanyang balintataw? Hindi ko alam pero nagkaroon na ako ng kutob sa kanya. Dahil doon, tinanong ko siya kung ano ang kanyang kailangan. Subalit sa halip na sumagot sa akin ang matanda, napangisi ito habang nagpalingalinga sa aming bahay. Muli ko pang inulit ang aking tanong sa kanya. Pero naglakad lang ito palayo habang humahagikik. Nakaramdam ako ng takot habang pinagmamasdan ko siyang naglalakad. Hindi ko lubos maisip dahil mabilis naman siyang nakakapaglakad. Nang mga panahong iyon ay naisip ko na hindi pa pala ako nakahingi ng dahon ng lagundi. Dahil doon ay nagmadali akong pumunta sa bahay ni Aling Marta. Pagdating ko roon, sinabi ko agad na manghihingi ako ng dahon. Habang nangunguha ako ng dahon, naisipan kong ikwento sa kanya ang tungkol sa matandang aking nakita. Napakunot noon naman si Aling Marta dahil sa aking sinabi. At nagwika siyang wala naman daw siyang nakikitang matandang dumaan sa tapat ng kanyang bahay. Nung sapat na ang mga dahon na aking napitas, nagpaalam na ako kay Aling Marta. Subalit bago pa man makalayo, muling nagwika sa akin si Aling Marta. Bantayan mong maigi si lola mo. Sabihan mo na huwag dudura sa silong ng inyong bahay. Baka aswang ang matandang iyon at nakarating dito sa baryo dahil nalanghap niya ang amoy ng lola mo. Napatango naman ako sa kanya at saka nagpasalamat. Nang mga sandaling iyon ay naglakad na ako pauwi sa bahay. Habang naglalakad, bigla akong nakaramdam ng kaba. Naisip kong paano na lang kung totoo ang sinabi ni Aling Marta. Kailangan kong mabantayan ang aking lola. Sambit ko sa aking sarili. Pagka-uwi ko sa bahay ni lola, agad kong inilaga ang dahon ng lagundi. Napailing na lang ako nang muli kong narinig ang pag-ubo ng aking abuela. At nasa kalagitnaan ako ng paglalaga ng dahon nang may mapansin akong parang ingay ng pusa sa labas. Napatingin ako sa labas ng bintana at nagulat dahil napakabilis ng paglubog ng araw. Sobrang dilim ng paligid. Kaya't nagpasya akong sindihan na ang gasera. Saktong pagkasindi ko ng gasera ay may nakita akong aninong mabilis na gumalaw sa labas ng aming bintana. Natigilan ako at saka napatitig doon. Inaakala kong namamalikmata lang ako. Subalit makaraan lang ang ilang sandali. Napamura na lang ako nang makarinig ng mahinang paghuni ng tiktik. Alam ko agad na aswang iyon. Kaya't pumunta ako sa silid ng aking Lola Lourdes. Pagdating ko roon, naabutan ko siyang ubo ng ubo. Dahil doon ay mabilis akong lumapit sa kanya. Saktong pagkaupo ko sa tabi niya, ay nagwika siya. Ray, may tao ba sa labas ng ating bahay? Nakita ko ang kanyang anino kanina. Nagsitayuan ang aking mga balahibo sa batok dahil sa kanyang tinuran. Walang ano-ano ay may humuning tiktik sa mismong tapat ng dingding ng silid ni Lola. Napamura na lang ulit ako dahil parang mas lumala ang ubo ng aking abuela. Pang inang aswang ka, huwag mo akong gagalitin. Umalis ka rito bago pa ako lumabas at harapin ka. Sigaw ko. Kinuha ko na rin noon ang itak sa kusina. At nang makabalik ako sa loob ng silid ng aking abuela, ay nagmatsyag ako sa paligid. Nagpatuloy ako sa pagmumura hanggang sa marinig kong may kung anong tumakbo palayo. Napailing na lang ako dahil sa isiping
baka umalis na ang aswang at natakot dahil sa naging banta ko. Nang tuluyang makaalis na ang nilalang na nasa labas ng aming bahay, naging kalmado na rin si Lola at hindi na ubo ng ubo. Dahil doon ay naisip kong baka ang aswang ang siyang naging dahilan kung bakit mas lalong lumalala ang ubo ng aking abuela. Umanda kang aswang ka. Sa oras na bumalik ka pa, titiyakin kong papatayin kita. Wika ko sa aking sarili. Malakas kasi ang aking kutob na ang matandang nakita ko sa labas ng bahay ni Lola ang siyang aswang na pumupunta sa amin tuwing gabi. Nang matapos ko ng ilaga ang dahon ng lagundi, ay nagpasya akong pakainin na ng hapunan si Lola. At sa kabutihang palad naman, ay hindi na umubo ng malala si Lola ng gabing iyon. Nakatulog din siya ng mahimbing, bagay na siyang ipinagpapasalamat ko. Dumaan pa ang mga araw at hindi na lumala ang ubo ni Lola. Hindi na rin ako nakarinig ng mahinang paghuni ng tiktik. Kaya kahit papaano ay nakampanti ako. Sana hindi na makabalik pa ang aswang na iyon. Inakala ko ngang hindi na babalik ang aswang na iyon. Subalit isang dapit hapon, habang nakaupo sa sopa at naghihintay na maluto ang aking sinaing na nasa kusina, may malakas na kumalabog sa bubungan. Napaisip ako dahil napakalabo naman kung kagagawan lang iyon ng niyog na nahulog. Hindi. Hindi niyog iyon. Tiyak na aswang iyon. Makaraan lang ang ilang sandali, nakarinig ako ng mahinang paghuni ng tiktik. Batid ko agad na malapit lang iyon. At kung hindi ako nagkakamali, ay nasa bubong ang aswang. Kaya't napasigaw ako. Hindi ka talaga aalis? At manatili kang pabalik-balik? Hintayin mo ako. Kahit na medyo nag-aalangan ako, lumabas ako sa bahay. Dala ang itak at saka flashlight. Nang naroon ako, inilawan ko ang bubungan at muli akong napamura dahil nakita ko ang isang maitim na nilalang na nakasampa roon habang nakatitig sa maliit na butas sa bubong. At dahil doon ay sumigaw ako. Hoy, tanda! Sa oras na may masamang mangyari sa aking lola, babalatan kita ng buhay. Umagikik ang aswang at saka parang nangangantyaw pa. Dahil sa aking inis, ay minura ko siya ng minura at saka binalaan. Bumaba ka nga rito at nang malaman natin kung hanggang saan ang kaya mong aswang ka. Sigaw ko sa kanya. Marahil ay na-trigger ko ang aswang dahil sa aking sinabi. Kaya't mabilis siyang lumundag patungo sa aking kinaroroonan. Kitang-kita ko ang nagbabaga niyang mga mata at saka ang nakabuhaghag niyang buhok. Bago pa man may kung anong gawin ang nilalang, ay walang pagdadalawang isip ko siyang inatake. Tinaga ko siya gamit ang hawak kong itak. Subalit parang kidlat siya kung gumalaw. Nagawang ilagan ng aswang ang aking pagtaga. Kaya't napamura ako. Dahil sa galit ko, ay mabilis ko siyang naitulak. Kaya't pareho kaming nawalan ng balanse. Kaya't nabuhal kami sa lupa. Nagpagulong-gulong kaming dalawa. Pero hindi ako pumapayag na makaibabaw siya sa akin. Sakto naman dahil sa pagpagulong-gulong namin ng aswang, ay nakalapit ako sa aking itak at mabilis kong dinampot iyon. Napansin ng aswang ang aking ginawa, kaya't sinakal niya ako. Pahigpit iyon ng pahigpit, dahilan para manghina ako. Subalit bago pa man ako manghina, inilapit ko sa lalamunan ng aswang ang talim ng aking itak. Unti-unting bumaon iyon sa liig niya, hanggang sa marinig ko na lang na siya ay napapaungol. Papatayin kita.
at nang hindi mo na magawang aswangin ang aking lola. Sigaw ko sa kanya at umalis sa kanyang ibabaw. Pagkaalis ko sa ibabaw ng aswang, ay buong lakas ko siyang sinipa. Napaungol ang nasabing nilalang at tuluyang bumulwak ang dugo sa kanyang sugat. Umalis ka na kung ayaw mong tuluyan kita. Alam kong matanda ka na, kaya kahit ang lumaban sa akin ay hindi mo kayang gawin. Dahil doon, muli ko siyang tinaga sa likuran at sa pagkakataong iyon ay napaungol siya dahil sa sakit. Gumapang ang aswang pero sinundan ko siya at ipinagpatuloy ko ang pagtaga sa kanyang likuran. Sige, kapang pa! Sigaw ko na lang habang tinataga siya. Kalaunan, halos tad-tad na ng sugat ang likuran ng aswang at walang humpay na din ang pagdurugo ng kanyang sugat. Walang ano-ano ay tumigil ang aswang at saka tuluyang ng hina. Dahil doon ay sinipa ko siya hanggang sa mapatihaya siya. At pagkatihaya ng aswang, kahit na ganoon ang kanyang sitwasyon, ay nakilala ko siya. Siya ang matandang nakita kong nasa labas ng aming bahay at nagmamasid. Hahayaan kitang mabuhay dahil alam kong kaunti na lang ang nalalabi mong oras dito sa mundo. Subalit, huwag na huwag kang babalik pa rito dahil kung hindi, tutuluyan na kita. Wika ko. Napatingin sa akin ng aswang at saka dahan-dahang gumalaw. Nanatili akong nakatayo roon habang tinatanaw ang aswang. Nang makatayo na ang nasabing nilalang, kitang-kita kong unti-unting nagbabago ang kanyang anyo. Naging isang ibon. Sambit ko lang sa aking sarili. Nung mismong sandaling iyon, pinanood ko na lang siya na lumilipad palayo hanggang sa nawala na siya. At halos hindi ko rinig ang pagaspas ng pakpak niya. Subalit sa kasamang palad, hindi nagtagal si Lola Lourdes at tuluyan siyang binawian ng buhay. Magandang araw sa iyo, Kuya Eric. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Maria. Ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo ay naging karanasan ko mismo. Nais ko lang itong ibahagi sa inyong channel. Isa rin po ako sa iyong nasugid na tagapakinig ng inyong channel. Nakatira kami sa isang probinsya kung saan may malawak na lupain. Dati malaya ang kung sino man ang makapagpatayo ng bahay at saka magbakod. Ang mabakuran ni numan ay magiging kanila na iyon. Ngunit isang araw, nagulat ako dahil may tumawag sa akin mula sa labas. Hindi naman ako nag-atubiling dumungaw sa bintana at napakunot-noo ako nang makita ko ang isang babaeng hindi pamilyar sa akin. Dahil sa aking pagtataka, nagmadali akong bumaba para puntahan ito. Sino sila? Ano ho bang kailangan ninyo? Malumanay kong tanong. Ako si Lita. Diyan lang ako nakatira oh. Naglalakad-lakad ako rito para alamin kung may kapitbahay ba kami. At maswerteng natagpuan ko ang inyong bahay. Ang sabi niya. Dahil pala kwento si Lita, nakagaanan ko agad siya ng loob. Pinapasok ko siya sa aming bahay at nagkwentuhan kami na halos ilang oras. Natigil lamang ang aming pagkikwentuhan nang mapansin naming madilim na pala ang paligid. Mauna na ako. Babalik na lang ako kung may bakanting oras. Abala pa kasi kami dahil nagpapagawa pa kami ng aming bahay. Ang sabi niya at tuluyan ang nagpaalam. Nung mga panahong iyon, kahit paano ay nakaramdam ako ng tuwa. Naisip ko kasing may kapitbahay na kaming mabait
at hindi ako mababangot sa bahay. Wala kasi ang aking asawa dahil nagtatrabaho sa kabilang probinsya at maliit pa lamang ang aking anak. Isang gabi, nasa kahimbingan ako ng aking pagtulog nang ako ay managinip. May ibinibigero sa akin si Lita at pinipilit niyong kunin ko iyon. Hindi naman daw ako makatanggi at tinanggap ko iyon. Habang pinagmamasdan ko raw ang ibinigay niya, ay nakita ko siya sa gilid ng aking mga mata. Agad akong napasigaw dahil napangiti ang nilalang na iyon sa akin. Hindi ko lubusang maunawaan ang naging panaginip ko. Pero sobrang bilis ng aking tibok ng puso nang ako ay magising. Punong-puno rin ng pawis ang aking likod at noo. Kaya't nagpasya akong bumangon ng mga oras na iyon. Pagkabangon ko, agad kong naalala ang tungkol sa sinabi ni Lita na makikita ko raw ang bahay nila kung titingin ako sa bandang kusina namin. Dahil doon ay nagmadali akong pumunta sa kusina at kumuha ng tubig na maiinom. Matapos iyon ay binuksan ko ang pintuan at saka lumabas doon. Baka iyan niyang sinasabi ni Lita sa akin. Ang sabi ko sa aking sarili, may nakita kasi ako sa di kalayuan na isang bahay na gasera ang nagsisilbing ilaw. Walang ano-ano ay nakaramdam ako ng pangingilabot nang mapansin kong may gumagalaw sa loob ng bahay. Hindi iyon tao. Sa halip ay parang aso na nakabaluktot ang likod. Pero tila wala namang buntot. Dahil inisip ko pang inaantok pa ako, hindi ko na pinansin iyon. At nagpasya na lang akong bumalik sa aking silid. Pagbalik ko roon ay nahiga na lang ako sa tabi ng aking anak at saka ipinikit ang aking mga mata. Baka pinaglalaruan lang ako ng aking paningin. Bulong ko na lang sa aking sarili at hinayaang lukubin ako ng antok ng aking nararamdaman. Makaraan ng ilang araw, muling bumalik si Lita sa aming bahay para makipagkwentuhan. Nataon noon na ako'y naglalaba, kaya siya ang nagbantay sa aking anak habang patuloy sa pagkikwento. Siya nga pala, baka mamaya o bukas ay may isda si Mister. Bibigyan na lang kita at nang may maiulam ka din dito, ang sabi niya sa akin. Natuwa naman ako dahil bibihira lang kasi ang naglalako ng isda sa aming lugar. Liblib din kasi. Kahit minsanan lang ako kung makapunta sa bayan. Sige ba? Maraming salamat ha. Ang sabi ko pa. Habang nagbabantay si Lita sa aking anak, napansin kong inaamoy-amoy niya iyon. Hindi ko alam kung ano ang kanyang dahilan. Pero naisip kong baka natural lang iyon sa kanya. Makaraan din noon ng halos 3 oras ng kanyang pananatili sa aming bahay. Nagpaalam na siya. Ani ay babalik na lang siya at dala niya ang islang sinasabi niya sa akin. Nung wala na si Lita, natigilan ako sa aking paglalaba. Bigla kasing umiyak ang aking anak na parang takot na takot. Pinatulog ko iyon pero nagtaka ako at nabahala nang mapansin kong naninigas ang kanyang tiyan. Bakit kaya nagkaganito ang aking anak? Nagmamadali akong pahiran iyon ng langis. At sa kabutihang palad, tumahan na siya, kasabay ng pagkawala ng paninigas ng kanyang tiyan. Hindi ko alam pero ng mga oras na iyon, ay nakaramdam ako ng matinding kaba. Isip ko rin parang may kakaiba kay Lita. Dahil hindi man lang siya tumititig sa akin ng mata sa mata. Paano kaya kung aswang pala siya? Tanong ko na lamang sa aking isipan. Napailing pa ako at pilit na iwinaksi iyon. Naisip ko kasing masama ang manghusga ng kapwa. Lalo pa at wala naman akong pruweba. Naging normal na naman ang araw na iyon. Hinintay ko si Lita na makabalik. Pero hindi siya nakapunta sa aming bahay. Dahil doon ay naisip kong baka bukas pa niya ihatid ang isdang sinasabi niya. Hindi nga ako nagkakamali. Kagigising ko lang noon ng sumunod na araw nang marinig ko ang pagtawag ni Lita. Maria!
Maria! Dahil doon ay dali-dali akong bumaba sa aming bahay. Nakaramdam ako ng tuwa noon nang makitang dala niya ang isang supot na mayroong isda. Ito na ang sinasabi ko sa iyong isda. Masarap ito. Nilinisan ko na at saka kinuha na rin ang hasang. Para kahit paano'y hindi ka na mahirapan. Magluluto ka na lamang. Sabi pa niya sa akin. Nagpasalamat naman ako sa aking kapitbahay. At saka niyaya siyang magkape. Huwag na. May pupuntahan pa kasi ako. Dumaan lang ako rito para ihatid ang isdang iyan. Nakangising sabi niya. Muli akong nagpasalamat sa kanya. At saka tinanaw na lang siyang naglalakad. Ilang minuto ako napako sa aking kinatatayuan para panoorin siya. Makalipas lang ang ilang sandali. Nakita ko siyang lumingon at nabangisi. Marahil ay hindi niya inaasahan na nakatitig ako sa kanya. Kaya't mabilis niyang inilihis ang kanyang titig. Hindi maganda ang aking kutob ko rito ah. Bulong ko sa aking sarili. Naalala ko kasi ang mga kwento tungkol sa mga modus ng aswang. Dinadasalan nila ang karne ng tao upang magmukhang isla. Saka ibibenta o ipamimigay. Kailangan ko makasiguro. Ang sabi ko sa aking sarili. Pagkaakyat ko sa bahay, agad kong inilagay sa palanggana ang isda. Binusisi ko pa ang mga iyon at napabilib ako dahil sa sobrang linis ng isda. May hindi tama rito ah. Wika ko. Nung mga panahon iyon ay naisip kong baka kinukuha lang nilita ang loob ko para mabiktima niya ang aking anak. Tingnan nga natin kung magbabago ang anyo nito. Wika ko. Naalala kong may kalamansi pa pala akong natira. Kaya't kinuha ko yun pati na ang kutsilyo. Dito natin malalaman ang katotohanan. Pagkabalik ko sa mesa kung saan naroon ang palanggana, agad kong hiniwa ang kalamansi. Walang pagdadalawang isip kong pinigaan ng katas ang isdang walang hasang. Habang ginagawa ko iyon, hindi ko inaalis ang aking paningin. Walang ano-ano. Nagulat ako nang biglang bumula ang isda. Parang nilagyan iyon ng sabon. Dahil doon ay napako ang aking paningin. Ilang sandali pa. Para akong mapasigaw sa gulat nang makitang nagbago ang anyo ng isda. Ang isdang sobrang linis kong titigan ay naging maninipis na laman ng tao na noon ay halos na agnas na. Hindi ko napigilan ang aking sarili na magmura dahil sa aking nakita. Umanda ka sa akin, Lita. Wika ko. Magkahalong pandidiri sa karne at galit kay Lita ang aking naramdaman ng mga panahong iyon. Sa halip na itapon ang karne ng tao na ginawang isda ni Lita, itinabi ko iyon. Naisip kong isumbat sa kanya iyon kapag pumunta ulit siya sa aming bahay. Subalit makaraan ng ilang araw, hindi na nakabalik pa ang nasabing babae. Parang walang tao na rin sa kanyang bahay dahil wala akong nakitang labas-masok doon. Dahil doon ay nagpasya kong ilibing na lang ang karaning iyon. Naisip kong kasing baka babaho lang iyon kung aking hahayaan. Inilibing ko nga ang karaning iyon. Subalit, simula ng gabing iyon, binubulabog na kami ng aswang. Nabahala ako para sa kaligtasan ng aking anak. Wala naman akong mahinga ng tulong dahil malayo nga ang mga kabahayan sa aming baryo. Isang gabi, habang umaaligid ang aswang sa paligid ng aming bahay, naisipan kong sambitin ang pangalan ni Lita. Hoy Lita! Huwag mo nga kaming tinatakot. Alam ko ng aswang ka. Akala mo ba hindi ko alam na karne ng tao pala ang ibinigay mo sa akin? Sigaw ko. Pagkatapos kong isigaw iyon, biglang naging tahimik ang buong paligid. Dahil doon, nalaman kong si Lita nga iyon at marahil ay balak niyang biktimahin ang aking anak. Humanda ka. Kapag nakauwi rito ang aking asawa, magsisisi ka sa ginawa mo. Matapos kong sabihin ang mga katagang iyon,
bigla akong nakarinig ng pagaspas ng pakpak. Dahil doon ay naisip kong baka ang kapitbahay naming iyon na nagbigay sa akin ng istang walang hasang. Marahil ay natakot iyon at hindi na bumalik pa. Hindi na rin nadako si Lita sa aming bahay at parang wala ng tao sa bahay nila magmula ng gabing iyon. Magandang araw sa inyo, Sir Eric. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Bien. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay naging karanasan ko nang minsan akong dumalaw sa bahay ng aking nobya na itago na lang natin sa pangalang Cyril. Minsan lang kami magkita ng aking nobya dahil abala kami sa kanya-kanyang mga trabaho. Matagal-tagal na rin kami magkasintahan at kilala na namin ang pamilya ng isa't isa. Isang beses nga noon, dahil pareho kaming walang pasok sa trabaho ng araw na iyon, ay napagpasya naming magkita. Doon pa nga ako natulog sa bahay nila dahil wala akong trabaho kinabukasan. Pupunta ka ba rito sa bahay? Tanong ng aking nobya sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na umuo sa kanya dahil gusto ko rin naman kasi siyang makita. Magbibihis lang ako rito. Pagkatapos ay tutungo na ako riyan. Baka dyan na lang din ako matulog sa inyo, ha? Wala naman akong pasok bukas. At sabi ko pa sa kanya. Nang ibinabangan niya ang tawag ay kagad akong nag-ayos ng aking sarili. Sinabi ko rin sa aking ina tungkol sa plano ko magpunta sa bahay ng aking nobya. Wala naman itong ibang sinabi. Bagkus ay napangiti na lamang ito nang nakakaloko sa akin na animoy kinakantsawan ako. Pagkatapos kong mag-ayos ng aking sarili at maging ang aking gamit na dadalhin kina Cyril, ay nagpaalam na ako sa aking ina. Mag-iingat kayo roon. Kumusta mo na lang ako kay Cyril, ha? Ang sabi ng aking ina. Sige po, ma. Mauuna na po ako. Wika ko. At kaagad na pumunta sa aking motor. Umalis na ako noon sa aming bahay at nagtungo muna sa bayan upang bumili ng mga dadalhin ko kina Cyril. Nang matapos ay dumiretso na ako sa kanila. Makalipas lamang ang humigit kumulang isang oras ay nakarating na rin ako sa bahay ng aking nobya. Sinalubong ako ni Cyril na nasa tapat na ako ng bahay nila. Kinumusta pa ako ng kanyang ina nang makita ako nito. Bien, iho, kumusta ka na? Mabuti naman at nakadalaw ka rito sa amin. Sabi pa ng ina ng aking nobya. Ayos lang po, tita. Oo nga po eh. Ngayon lang po kasi ako nagka-oras. Tugon ko naman sa kanya. Pinagsabihan na lang niya akong magpahinga at may gagawin pa siya. Kaya tumango na lang ako sa kanya bilang tugon. Sa kadahilan ng iyon ay tumungo na lang kami ni Cyril sa kanyang silid. At doon nga ay nagpahinga na lamang muna ako. Natutulog na muna ako. Sabi ko sa aking nobya na kaagad naman niyang tinanguan. Nagising na lang ako mga bandang alas 4 ng hapon nang ako ay gisingin ng aking nobya. Inagaanong mainit sa labas. Baka gusto mo mamasyal tayo? Tanong nito sa akin. Kahit na inaantok pa ng mga sandaling iyon, ay tumango na lang ako sa kanya. Inayos ko na muna ang aking sarili. At nang maayos na ay, lumabas na kami ng kanyang silid. Mag-iingat kayo. At huwag masyadong magpapagabi ng uwi. Ikaw, Cyril, ha? Sabi ng ina ni Cyril. Hindi ko naman nakakitaan ng pagbibiro ang ina nito nang sabihin niya iyon. Si tito naman, kahit po may ibang babae sa harapan ko, anak niyo pa rin ho ang aking pipiliin. Pabirong sabi ko, dahilan para mapatawa ang ina ng aking nobya. Nako, iho, iba ang tipo ang sinasabi ko. Tugon ito sa akin, dahilan para ako'y magtaka. Ano pong ibig niyo sabihin, tita? Tanong ko sa kanya.
Ngunit hinila ako ni Cyril para umalis sa bahay nila. Ako na po ang bahala, ma. Sigaw ni Cyril sa kanyang ina. Nagpatuloy na kami sa aming paglalakad palayo sa bahay nila. Naglibot-libot kami sa kanilang lugar hanggang sa napadpad kaming dalawa sa bukirin na medyo may kalayuan na sa kanilang bahay. Dito na lang muna tayo. Maupo tayo roon sa damuhan. Yaya nito sa akin. Sumunod na lang ako sa kanya. At nang makarating kami sa parting nais niyang upuan, ay naupo kaming dalawa sa damuhang naroon. Nagkwentuhan pa kami hanggang sa hindi na namin namalayan na medyo padilim na pala ang paligid dahil mag-aalas 6 na iyon ng gabi. Tara na, umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo ni tita. Ang sabi ko kay Cyril, na kagad naman niyang tinanguan. Naglakad na nga kami noon pa uwi. At habang naglalakad ay napapalingon kaming dalawa. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam ng kakaiba ng mga oras na iyon. May nararamdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Cyril sa akin. Nakikinagulat ko naman. Oo. Akala ko nga'y ako lang ang nakakaramdam. Tugon ko naman sa kanya. Muli kaming nagpalingon-lingon sa aming paligid. Ngunit wala naman kaming nakikita. Dahil doon ay sinabihan ako ni Cyril na bilisan na lamang ang aming paglalakad. Sinunod ko ang aking nobya. Binilisan nga namin ang paglalakad naming dalawa. Hanggang sa bigla na lang napahinto si Cyril. Madilim na noon ang paligid. Kaya bigla akong nakaramdam ng kaba dahil doon. Napatingin ako sa mukha ng aking nobya. At nakita kong tila may takot sa kanyang mukha. May problema ba? Nag-aalalang tanong ko kay Cyril. Napatingin siya sa akin. At walang ano-ano ay may itinuro sa hindi kalayuan. Tiningnan ko kung ano ang itinuturo nito. At nang makita ko iyon, ay labis akong nagtaka. May problema ba sa matandang iyan? Tanong ko kay Cyril na tinanguan niya. Kailangan na nating makauwi. Huwag tayong dadaan riyan para hindi natin siya makasalubong. Sad pa ng aking nobya. Hindi ko siyang maintindihan kung kaya't napatanong ako sa kanya. Bakit? Ano bang problema sa matandang iyan? Tanong ko pa sa aking nobya. Hindi siya tumugon sa akin. Basta't hinila na lang niya ako. Wala na akong magawa kundi ang magpatianod sa kanya. Basta, sa bahay ko na lang sasabihin sa iyo. Sigurado akong mag-aalala sa atin si Mama kapag nalaman niya ito. Wika pa ni Cyril habang naglalakad kami patungo sa ibang daan, pauwi sa bahay nila. Hindi na nga ako nagsalita pa at sumunod na lang sa kanya. Pansin ko rin papalapit kami sa masukal na parte ng kanilang lugar. May daan ba riyan? Hindi ba delikado riyan? Tanong ko sa aking nobya, na noon ay patuloy lang sa kanyang paglalakad. Sinabihan niya akong sumunod na lang ako sa kanya. Baka sa tinig ng aking nobya ang pagkabahala at takot sa hindi ko namang malamang dahilan. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang wala ni isang nagsasalita sa amin. At sa kalagitnaan ng daan ay napatigil ulit si Cyril. May problema ba? Tanong ko sa kanya. Ngunit hindi siya tumugon sa akin. Bagkus ay may itinuro lang siya. Sinundan ko kung saan banda ang itinuturo nito. At muli kong nakita ang matandang babaeng makakasalubong sana namin sa kabilang daan. Paanong? Hindi ko na nagawang tapusin ang aking sasabihin nang may mapansin ako sa matandang babae. Sana umuwi na lang tayo ng maaga, sabi pa ni Cyril sa akin. Hindi ko inalis sa matandang babae ang aking tingin hanggang sa naglakad ito papalapit sa amin. Matalim niya kaming tinitingnan na animoy nais niya kaming kainin ng buhay. Hinawakan ko na ang kamay ng aking nobya at sinabihan siyang diretso lang sa aming paglalakad. Ginawa nga namin iyon hanggang sa malagpasan namin
ang matandang babae na makalagpas kami sa kanya. Hindi na kami lumingon pa. Binulungan ko si Cyril na kung maaari ay bilisan pa ang aming paglalakad. Nang medyo nakalayo na kami sa matandang babae, ay sinubukan kong lumingon. Ngunit nagulat ako nang hindi ko na nakita pa ang matandang babae. Sa kadahilan ng iyon ay mas binilisan pa namin ang aming paglalakad. Hanggang sa nakalampas na kami sa masukal na daan ng iyon, medyo gumaan na rin ang aking pakaramdam dahil doon. Nakarating din naman kami sa bahay ni na Cyril. Ikinuwento ni Cyril sa kanyang ina ang nangyaring iyon. At nagulat ako nang mapamura ang ina nito. Sinasabi ko na nga ba, lahat na lang ng mapadpad rito ay pararanasan niya, ang sabi ng ina ni Cyril. Noon din ay sinabi ng kanyang ina sa akin kung sino ang matandang iyon. Kilalang aswang rito sa aming bayan iyon. Kaya sa tuwing may dayo rito na kanyang matitipuhan, pinaparanasan niya sa daan at kung hindi man ay kinagabihan. Sabi ng ina ni Cyril, kailangan nating maghanda. Baka balikan kanya mamaya. Sigurado akong nasundan niya kayo rito. Dagdag pa ng ina ni Cyril. Pagkatapos naming kumain noon, ay nagpahinga na kami. Nagbantay naman ang ina ni Cyril dahil naniniwala siyang baka paranasan kami ng matandang iyon dahil natipuhan niya ako. Iyon na nga po. Hindi nagkamali ang ina ng aking nobya. Dahil bandang alas 10 ng gabi, may narinig kaming mahihinang paghuni ng tiktik. May mga pagkaluskos din sa bubungan at baging sa digning ng silid ng aking nobya. Natakot ako noon ngunit pinagsabihan kami ng ina ni Cyril na huwag magpapakita ng takot dahil mas tutuksuhin at susukatin kami ng matandang aswang na iyon. Sa tansya ko'y higit 15 minuto rin ang pagpaparanas ng aswang na iyon bago ito tuluyang nawala. Kinaumagahan, nang pauwi na ako at ihatid ng aking nobya, ay nakakasalubong ulit namin ang matandang babae. At nakita ko pang matalim ang titig nito sa amin habang nakangisi. Nasundan pa ang mga pagpunta ko sa bahay ng aking nobya. Subalit hindi ko na nakita pa ang matanda. Kumbagay iyon din ang una at huling beses na nakita ko siya. Sabi raw kasi ng ina ng aking nobya, bigla na lang itong nawala sa lugar nila at hindi na nagpakita pa. Magandang araw, Sir Eric. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Sunny. Ang kwentong ito ay tungkol sa nangyari sa aking pinsan na si Mitch, na pamangkin ng aking ina. Naiwan po sa bahay namin si Ate Mitch dahil nagtrabaho sa Manila ang kanyang asawa. Mag-iisang buwan pa lang naman silang nagkawalay. Kaya para hindi malungkot si Ate Mitch, ay inabalan niya ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Subalit lumipas noon ang mga linggo at tila may napansin kaming pagbabago sa aking pinsan. Tila tumaba kasi ito ng kaunti. Kahit hindi ko napigilan ang aking sarili na magtanong sa kanya. Buntis ka ba, ate? Tanong ko sa kanya na labis niyang ikinagulat. Dahil doon ay napakwento siyang hindi nga siya nadatnan ng regla ng buwan na iyon. At malimit ding sumasakit ang kanyang ulo. Sinabihan ko naman siya na medyo nanabanga siya. Kaya't nakurot pa ako nito sa tagiliran. Seryoso, Ate Mitch. Ano kaya kung alamin mong buntis ka nga ba o hindi? Wala namang masama roon. Ang sabi ko pa, tumango na lang siya sa akin bilang tugon. Kinabukasan, dahil wala siyang trabaho, pumunta siya sa ospital para magpatingin at masigurado kung totoong ang buntis ito. Sinubukan niya kasing magpiti at lumabas nga ang positibong buntis siya. Nang lumabas naman ang resulta niya sa ospital, ay natuwa ito dahil buntis nga ito sa panganay na anak nila ng kanyang asawa.
Ibinalita kagad ni Ate Mitch iyon sa kanyang asawa at tulad niya ay natuwa rin ito. Simula ng araw na iyon ay naging todo-alaga na si Ate Mitch sa kanyang sarili. Hindi na siya gaano nagbubuyat at hindi na rin hinayaan na makaramdam ng grabing pagod ang kanyang katawan kahit pa na may trabaho ito. Ayon pa sa kanya, kapag humantong sa 6 na buwan ang kanyang tiyan, ay doon na lamang siya titigil sa kanyang pagtatrabaho. Dahil sa pagbubuntis ni Ate Mitch, madalas siyang tinatawagan ng kanyang asawa para ito kumustahin at kausapin. Hanggang sa isang araw, magkakasama kami sa sala nang tawag ni Ate Mitch ang kanyang asawa. Ngunit nang sumagot ito, nagulat si ate dahil boses ng babae ang sumagot sa kanya. "Sino to?" tanong ni ate sa kabilang linya. Pansin naming tila nag-iba ang timpla ni ate, kaya't labis kaming nag-alala sa kanya. Nang maibaba niya ang tawag, ay bigla na lang napaiyak si ate. Naisip niyang nagluloko ang kanyang asawa, kaya't nakaramdam siya ng galit. Muli niyang tinawagan ang kanyang asawa, at nang ang babaeng iyon ang sumugod sa kanya, ay minura niya ito ng minura. "Magsama kayong dalawa. Nasalot kayo sa lipunan. Sana makulam ka," sigaw ni Ate Mitch sa kabilang linya, at saka ibinaba ang tawag. Dahil sa pangyayaring iyon, tila nagbago si ate. Madalas na siyang nagagalit kahit sa simpleng bagay lamang. Iniintindi naman namin siya dahil natural lang iyon, lalo pat buntis ito. Malimit na tumatawag ang kanyang asawa, ngunit hindi niya ito sinasagot. Hanggang sa isang araw, kinausap ko si ate. "Ate, ayos ka lang ba?" tanong ko sa kanya nang mapansin kong tila namumutla siya. "Masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam ko. Parang ang sakit ng aking tiyan." Tugon ito sa akin dahil doon ay inalalayan ko siyang tumungo sa kanyang silid. Pinagpahinga ko na lamang siya roon hanggang sa tuluyan na siyang nakatulog. Mahimbing ang tulog ni Ate Mitch nang tumawag ang kanyang asawa. Dahil gusto kong makausap ang asawa ng aking pinsan, ay sinagot ko ang tawag nito. "Kumusta na ba si Mitch?" tanong nito sa akin. Hindi naman ako nagsinungaling sa kanya tungkol sa tunay na kalagayan ni Ate Mitch. Tinanong ko siya kung bakit nagawa niyang lukuhin si ate. Ngunit itinanggi niya iyon. Ayon pa sa kanya, hindi niya niluloko si ate. Natsyempo lang talagang nasa bahay na tinutuluyan niya ang babaeng iyon. Wala akong magawa noon dahil lang pumilit itong pumasok sa bahay na aking tiniterhan. Hindi ko akalaing siyang sasagot sa tawag ko. "Basta bantayan mo ang ate mo. Sabihin mo sa akin kung may kakaibang nangyayari sa kanya," sabi ng asawa ni ate. Kaya't labis akong nagtaka. Magtatanong sana ako sa kanya, ngunit ibinaba niya ang tawag. Hindi ko alam noon kung bakit pakiramdam ko ay kailangan kong ang bantayan si ate. Sa kadahilan ng iyon, hindi ko sinabi sa kanyang nag-usap kami ng kanyang asawa at pinababantayan siya sa akin. Lumipas ang mga araw at malimit kong mapansin si ate na namumutla. Kapag tinatanong ko siya kung ayos lang siya, tanging pagtangulang ang kanyang tinutugon sa akin. Hanggang sa isang gabi, hindi ako makatulog sa hindi ko malamang dahilan. Kaya't nagpa siya akong pumunta ng kusina upang sana ay uminom ng tubig. Subalit natigil ako ng paglalakad sa harap ng pinto ng silid ni ate. "Sino kaya ang kausap ni ate?" tanong ko sa aking sarili nang marinig ko siyang tila may kinakausap. Kinabahan ako dahil doon. Dandahan akong humakbang papalapit sa pintuan niya. At hindi nga ako nagkamaling nagsasalita ito. "Hindi. Tigilan mo na ako. Maawa ka," paulit-ulit na sabi nito nung unay nakinig pa ako sa kanya. Subalit nang marinig kong umiiyak siya,
ay hindi ko na napigilan ang aking sarili. Kinatuko ang pinto niya at tinawag siya. Ngunit hindi naman siya sumasagot sa akin. Binuksan ko na lamang ang kanyang pintuan at nakita kong nakahiga na siya at natutulog. Nagtaka ako dahil dinig na dinig ko ang kanyang pag-iyak. Napakibit balikat na lamang ako at tinungo na lang ang kusina. Baka antok lang ako at guni-guni ko lang ang aking naririnig. Sabi ko na lang sa aking sarili, lalo ko pang naisip ang mga bagay na iyon. Nang sa aking pagbalik sa silid ni Ate Mitch, ay mahimbing na nga ang tulog nito. Inakala ko talagang guni-guni ko lang ang lahat ng gabing iyon. Subalit ng mga sumunod na gabi, ay aking napagtanto na may kakaiba nga kay ate. Isang gabi kasi, nakaramdam ako ng pagkaihi. Kaya't lumabas ako sa aking silid upang pumunta ng banyo. Nang madaanan ko ang silid ni ate, ay bahagya itong nakabukas. Walang ano-ano'y bigla akong narinig na nagsasalita siya. Dahil doon ay dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Umiiyak siya habang nagmamakaawang tigilan na siya. Ate Mitch, may problema ka ba? Tanong ko sa kanya habang ito ay nakatalikod sa akin. Nagulat siya at biglang napalingon sa akin. Natakot ako nang makita ang sitwasyon ng aking pinsan. Nakatakip ang mga kamay nito sa kanyang tainga at iyak ng iyak. Tulungan niyo ako. May gustong kumuha sa aking anak. Paulit-ulit na sabi nito. Hindi ko naman siyang maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Tigilan mo na ako! Sigaw pa nito habang sinasaktan ang kanyang sarili. Hinawakan ko siya at pinigilan sa kanyang ginagawa. Ate, ano ba? Huwag mong gawin iyan. Sinasaktan mo na ang sarili mo. Sigaw ko sa kanya. Napailing na lamang siya. Sinabi niyang hindi niya gustong gawin iyon. Ngunit may kung anong umuutos sa kanyang gawin iyon sa kanyang sarili. Ang anak ko, gusto niyang kunin ang aking anak. Ang sabi pa nito. Nagtataka man, tinanong ko siya kung sino ang gustong kumuha sa anak niya. At nagulat ako sa naging tugon niya. Ang kabitang asawa ko, kinukulam ako ng aswang na iyon. Ang sabi pa nito sa akin. Marahil ay narinig ng aking ina ang aking sigaw. Kaya pumasok siya sa silid ni ate. Dali-dali siyang lumapit sa amin. Lalo na't nagpumiglas si ate sa akin para saktan ang kanyang sarili. Dahil doon ay pinagsabihan siya ni mama. Subalit ang tanging na sabi niya ay kinukulam siya ng aswang nakabit ng kanyang asawa. Hindi kami makapaniwala dahil doon. Hindi kami makapaniwala dahil doon. Kaya kinabukasan, nagpunta kami sa kilalang albularyo sa may kabilang baryo. Inasikaso nito si ate at tinawas. Hindi nga nagsisinungaling ang aking pinsan dahil nakita rin sa pagtatawas sa kanya na may isang babaeng kumukulam sa kanya. Ang mas nakakagulat pa ay may kakayahan ang babaeng kumulam at pagiging aswang. Noon din ay naalala ko ang sabi ni ate na kinukulam siya ng mangkukulam na aswang nakabit ng kanyang asawa. Tinawagan ko ang asawa ni Ate Mitch at noon din ay nakumpirmang totoo nga ang sinasabi ni ate. Hindi nga alam ng asawa nito kung paano nagawa iyon ng babae. Ngunit ang tanging alam niya ay nawala ang litrato ni ate sa kanyang wallet. Noon din ay nalaman namin ang kwento tungkol sa babaeng iyon. Ayon kasi sa asawa ni Ate Mitch, nagpakilala lamang sa kanya ang babae at sinabing gusto siya nito. Sinabi naman ng asawa ni ate na may pamilya na siya, ngunit hindi ito tumigil. Hindi sinabi ng asawa ni ate ang tungkol sa babae dahil ayaw niyang mag-away sila dahil lang rito. Gayong wala naman siyang pakialam roon. Nang araw ngang nakausap niya ang babae, ay nagpumilit itong pumasok sa bahay na kanyang tinutuluyan. Iyon din marahil ang araw na kinuha nito ang litrato ni ate mula sa kanyang wallet dahil minura siya nito.
Galit na galit daw kasi ang babae at binantaan si kuya na maghanda si ate dahil sa kanyang ginawa. Hindi naman akalain ni kuya na hantong sa ganoon ang lahat. Ang mas hindi pa inaasahan ni kuya, hindi lamang pala mangkukulam ang babaeng iyon kung hindi may lahi ring aswang. Kaya pala walang nakikipag-usap ng mga tao rito dahil sa takot na baka gawan sila ng masama. Dahil sa nalaman ang sanhi ng lahat ng iyon, ipinagamot naman si Ate Mitch hanggang sa tuluyan na itong gumaling. Iyon nga lang, dahil hindi nakayanan ng katawan nito ang lahat ng naranasan niya, nakunan si Ate Mitch. Hindi na rin nagtagal noon sa Manila ang asawa niya at umuwi na lamang para humingi ng tawad kay ate, saka para magsimula muli sa kanilang buhay. Wala na rin naman silang naging balita pa sa mangkukulam na aswang na iyon. At masaya na rin magkasama ang aking pinsan at ang kanyang asawa at namumuhay silang masaya at tahimik. Isang napakagandang araw sa iyo, Sir Eric. Nais ko sana magbahagi ng kwento sa inyo. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Elmo. Ang kwentong nais kong ibahagi ay nangyari noong nagdadalang tao ang aking asawa. At itago na lang natin sa pangalang Luisa. Nangyari ang kwentong ito nung nasa 6 na buwang buntis ang aking asawa. Noong mga panahong iyon, may trabaho ako sa kabilang baryo. May bahay naman kami roon. Kaya't naisipan kong doon na lang kami tumira. Nung una ay ayaw pa ni Luisa dahil sa mga kuru-kurong kumakalat. Baka iwan mo ako roon. May mga aswang daw kasi roon, ang sabi sa akin ni Luisa. Kaya nga doon tayo titira, diba? Para hindi na kita kailangang iwanan kung ako'y magtatrabaho. Tugon ko sa aking asawa. Dahil sa aking pangungumbinsi, umayag na rin ito. At ng mga panahong iyon, nagpasya kaming pumunta na kami roon upang maayos na namin ang aming mga kagamitan. Sa unang araw namin noon, wala namang kaming naranasang kakaiba. Dahil nga sa aking trabaho, tuwing araw ay iniiwan ko sa bahay namin ang aking asawa. Hindi naman siya nababahala dahil napapalibutan naman ng bakod ang aming bahay. Isang beses, dahil may ipagagawa sa amin ang aming amo, nagpaalam ako kay Luisa na baka gabihin ako ng pag-uwi. Mag-iingat ka rito, ha? Siguruhin mong nakasara ang pintuan at bintana. Baka kasi mapasok tayo rito ng magnanakaw, ang sabi ko sa kanya. Sige, basta huwag kang masyadong magpapagabi, ha? Natatakot akong maiwang mag-isa dito sa bahay natin. May pag-alalang sabi ni Luisa sa akin. Napatango ako sa kanya at kahit na ayaw ko sanang pumasok ng mga araw na yun, naisip kong sayang ang aking kikitain. Dahil doon ay tuluyan na akong nagpaalam sa aking asawa at saka umalis na upang pumasok sa trabaho. Nang nakakalayo na ako sa aming bahay, napalingon ako roon at napangiti na lang nang makitang nakadungaw pa roon si Luisa. Uuwi ako kagad pagkatapos ng aking trabaho. Bulong ko na lang sa aking sarili. Nang nasa trabaho na ako, hindi nawawala sa aking isipan ang aking asawa. Iyon kasi ang unang beses na gagabihin ako. At hindi ako panatag na maiwan siyang mag-isa sa bahay. Sa kadahilan ng iyon, binilisan ko ang aking pagtatrabaho. Nasa kalagitnaan ako ng aking trabaho nang biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Kinakabahan ako ng malala habang iniisip si Luisa. Kailangan makauwi ako kagad. Hindi magandang aking kutob, ang sabi ko sa aking sarili. Sa kabilang dako, panay na ang dungaw ng aking asawa sa bintana. Inaabangan niya ako sa aking pag-uwi. Subalit kahit na mag-aalas 7 na iyon ng gabi, ay wala pa rin ako. Sana kaya si Elmo? Gabi na, ah. Nasa kalagitnaan siya ng pagdungaw sa bintana nang bigla siyang natulala. Nagmatyag siya sa paligid
dahil may narinig siyang kaluskos. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib dahil sa takot at pangamba. Saan ka na ba? Bakit hindi ka pa rin nakakauwi hanggang ngayon? Sambit niya sa kanyang sarili. Walang ano-ano. May kumalabog sa ibabaw ng aming atip. Napatingala roon si Mrs. at lalo siyang nabahala. Ilang sandali pa ay biglang nanigas ang kanyang tiyan. At ayon sa kanya, parang nagiging bato ang laman ng kanyang bahay bata. Pero sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. Dahil doon, nanalangin na lang siya para sa kanyang kaligtasan at isinara ng maigi ang bintana. Napabuntong hininga na lamang ako noon nang matapos ko na ang aking gawain. Hindi ko na malaya ng oras at pasado alas 7 na ng gabi ng mga oras na iyon. Dahil doon, niligpit ko na ang aking mga kagamitan at walang pagdadalawang isip na nagpaalam sa aking amo. Mauna na po ako. Buntis kasi ang aking asawa. Baka mapaano siya sa bahay. Mag-isa lang kasi siyang naiwan doon. Yayayain pa sana niya akong uminom. Pero mariin akong tumanggi. At nagpa siya na lang akong umuwi. Walang nagawa ang aking amo, kundi ang payagan ako sa aking nais na makauwi. Nang naglalakad na ako pa uwi, mas lalo pang lumakas ang kabog ng aking dibdib sa hindi kong malamang dahilan. Sana walang nangyayaring masama kay Luisa. Wika ko sa aking sarili. Makaraan ng ilang minutong paglalakad, natanaw ko na ang aming bahay. Napangiti ako nang makitang nakasara ang mga bintana. Subalit parang ginapangan ako ng kilabot nang sa tulong ng liwanag ng buwan ay may naaninag akong anino. Hindi ko alam kung ano iyon, pero parang tao iyon na nasa ibabaw ng aming bubungan. Ano kayang hayop iyan? Pagtataka ko. Lalo lang akong kinabahan noon dahil nakarinig ako ng malakas na huni ng tiktik. Naisip kong medyo malayo iyon at nangamba ako nang makitang gumagalaw ang nasabing nilalang. Si Luisa! Baka napaano ng aking asawa? Dulot ng aking pangamba, tumakbo na ako pa uwi sa aming bahay. Nang nasa tapat na ako ng aming pintuan, nang marinig kong napapaungol si Luisa, narinig ko rin nagdarasal siya. Dahil doon ay tinawag ko na siya ng ilang beses. Alam ko kasing may kakaibang nangyari, lalo pat nakarinig ako ng mahinang paghuni ng tiktik na sinasabayan ng nakakasulasok na amoy. Makaraan lamang ang ilang sandali, binuksan ni Luisa ang pintuan. Sabay wika sa akin. Elmo, may aswang sa ibabaw ng ating bubungan. Masakit pa ang aking tiyan. Napaaray si Luisa at saka napakunot noo ng mga panahong iyon. Sa kadahilanan iyon, dali-dali akong pumasok sa bahay at saka sinabihan siyang mahiga na muna sa mahabang bangko. Nandito lang ako. Huwag ka nang mabahala. Napatingala ako sa bubungan nang barinig ko ang pagkaluskos. Putang inang aswang ka! Umalis ka na rito bago pa kita patayin. Pumunta ako sa kusina at saka kumuha ng itak. Pagkakuha ko'y dali-dali akong bumalik kay Mrs. at pagdating ko roon, muli akong napamura nang makita kong nagkaroon ng malaking siwang ang aming bubungan. At mula sa butas doon, may isang malasinulid na bagay ang nakalawit. Unti-unti yung lumalapit sa tiyan ng aking asawa, na noon ay napapahiyaw na dahil sa kirot ng kanyang tiyan. Walang hiya ka! Lubayan mo ang aking asawa! Sigaw ko, at saka dali-daling naglakad papalapit sa dila ng aswang. Nang pakiramdam ko ay maaabot ko na ang dilang iyon, hinawakan ko ng mahigpit ang aking itak at saka walang pagdadalawang isip na tinaga iyon. Hindi ko alam kung natamaan ko ang nasabing bagay dahil sobra ang kanyang paghagik-hik nang matapos kong gawin iyon. Ano? Bakit natatawa ka? Kung di ko man nagawang putulin ang dila mo,
puputulin ko na ang hininga mo. Sigaw ko pa. Napatingala ako sa siwang at nakita kong nakasilip doon ang mapulang mga mata. Alam ko kagad na aswang iyon, kaya't muli ko siyang minura. Dahil doon ay mas lalong nilakasan at binilisan ng aswang ang kanyang pagkaskas sa bubungan. Animoy balak niyang sirain iyon. Walang ano-ano. Nakita kong may nakalawit na naman. Hinahamon talaga nito ako ha. Bulong ko sa aking sarili. Noong mga panahong iyon, nagbantay ako hanggang sa mapansin kong papalapit ng papalapit ang dilas at hiyan ng aking asawa. Sininyasan ko si Mrs. na kumalma lamang ito dahil may plano ako. Hinayaan ko yun hanggang sa kumapit na ang dila roon sa nakaumbok na tiyan ng aking asawa. Elmo, ramdam ko na. Parang may sinisip-sip siya. Sabi ng aking asawa. Nang mga oras na yun, walang pagdadalawang isip kong tinaga ang dilang iyon. Napaungol ang aswang at nalaman kong nagawa ko pala iyong putulin. Nagwala ang aswang sa ibabaw ng aming bubungan habang patuloy pa rin sa kanyang pag-ungol dahil sa sakit. Habang wala sa huwisyo ang aswang, mabilis akong lumabas sa aming bahay. Umakyat ako sa bubungan namin upang harapin ang nasabing nilalang. Nung naroon ako, sinigawan ko siya. Umalis ka na rito, aswang ka! Sa oras na hindi ka paalis, titiyakin kung hindi ka na mabubuhay pa. Umarap sa akin ang aswang at nakita ko sa kanya ang pangingilabot. Ipinakita ko sa kanya ang aking itak at inihanda ang aking sarili. Sige lang, subukan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Umangil ang aswang habang ito ay nakatingin sa akin. Lalo pang namula ang kanyang mga mata ng mga oras na iyon. Dahil doon ay mas nilakasan ko ang aking loob. Humakbang ako papalapit sa kanya. At nang halos isang dipa na lang ang aking layo, muli akong nabwika. Masakit ba ang maputulan ng dila? Napahuni ang aswang. Kaya't itinaas ko na ang aking kamay na may hawak na itak. Walang ano-ano. Lumundag siya upang atakihin ako. Hindi ako natinag. Nagpukos ako sa kanya at saktong pagkalapit niya. Sinalubong ko siya ng pagtaga. Tinamaan ko sa noo ang aswang. Kaya't natigilan iyon. Napatingin ako sa mukha niya at napangisi nang makitang tumutulo ang dugo mula sa kanyang sugat. Akmang tatagain ko na sana ulit ang aswang nang biglang napaiyak ang nasabing nilalang. Nagpigil ako ng aking tawa dahil sa inastang iyon ng aswang. Dahil doon ay hindi ko na itinuloy ang aking balak. Umalis ka na. Pero wag na wag ka nang babalik rito. Kung may kauri ka mang pupunta rin dito, titiyakin kong hindi ko sila kakaawaan. Napatango sa akin ng aswang at saka napaatras ng ilang hakbang. Walang ano-ano. Nagpalit iyon ng anyo sa isang malaking ibon at sa isang pagislap ng aking mga mata. Lumipad iyon papalayo sa akin. Napailing na lang ako at bumalik sa loob ng bahay. Naging mabuti naman ang pakiramdam ng aking asawa. At magmula noon, ni isang beses ay hindi na kami muli pang dinalaw ng aswang na iyon. Magandang araw sa iyo, Sir Eric. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rhea. Nais ko lang sana magbahagi ng kwentong aswang sa inyong channel. Nangyari ito minsang nag-overtime ako sa aking trabaho. Nang mga panahon iyon ay 4 na buwang buntis pa ako. Pero dahil kailangan makaipon, pinilit ko pa rin makapasok. Nang mga panahong iyon ay may bago kaming katrabaho. At tawagin na lang natin sa pangalang Rita. Ayon sa iba naming katrabaho, mula raw sa probinsya si Rita. At mag-isa na lamang sa buhay. Hindi ko naman inakalam may tinatagong lihim ang nasabing babae.
Isang hapon habang nagmamadaling maglakad patungo sa sakayan ng jeep. Sa hindi ko malamang dahilan, nahagip ng aking paningin ang isang babae na nakatitig ng mabalasik sa akin. Nang tingnan kong maigi iyon, ay nagulat ako dahil kilala ko kung sino iyon. Rita? Sambit ko nang malamang ang bagong katrabaho ko iyon. Agad akong nakaramdam ng kakaiba. Kaya't binilisan ko ang aking paglalakad hanggang makarating ako sa mismong sakayan ng jeep. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Bakit kaya ganun makatitig ang babaeng yun sa akin? Parang may kung anong binabalak sa akin. Sambit ko sa aking sarili. Habang nasa loob ng jeep, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit ng aking tiyan. Pakaramdam ko ay pinipilipit ang aking puson at parang hinihiwa. Dahil doon ay napasapo ako sa tiyan at saka napakunot ng aking noo. Tiniis ko ang matinding kirot na iyon hanggang sa makarating na ako sa aming bahay. Pagdating ko roon ay agad akong nagpahinga. Naisip ko kasing baka kung mapaano ang sanggol na nasa loob ng aking sinapupunan. Kung nandito lang sana ang aking asawa, sambit ko sa aking sarili. Ilang linggo kasing mawawala ang asawa ko dahil naitalaga siya sa ibang lugar. Dahil sa matinding sakit ng aking naramdaman, hindi ko na malayang nakatulog na ako. Makaraan lamang ang ilang oras ay napabalikwas na lang ako nang makarinig ako ng kalabog sa ibabaw ng aming bubungan. Pagkatitig ko sa bubong, nagulat ako na makakita ako ng siwang. Parang butas lang iyon na tamang-tama lang nasilipan. Ano ba iyan? Napalunok ako ng aking laway dahil sa takot. May napansin kasi akong nagbabagang bagay na nasa bubong. Nakasilip iyon sa akin at kumikisap-kisap pa. Walang ano-ano ay naramdaman ko muli ang pagkirot ng aking tiyan. Masigit at halos dubli pa ang sakit ng aking nararamdaman. Dahil doon ay napahiyaw na ako. Habang sigaw ako ng sigaw, narinig kong tila humahagikik ang aswang. Animoy tuwang-tuwa iyon sa kung anumang nangyayari sa akin. Walang hiya ka, Rita. Kilala kita. Oo. Hindi ba't ikaw si Rita? Pagkatapos kong sabihin ang mga katagang iyon, parang pusang lumundag pa ibaba ang kung anong mang nilalang na nasa ibabaw ng aming bubong. Dinig na dinig ko rin ang paglapag niya sa lupa at saka ang kanyang pagtakbo. Nang nawala nga ang aswab, ay napaisip ako na baka totoo nga ang sabi-sabi ng iba kong katrabaho na aswang ang bago naming katrabaho. Kailangan kong mag-ingat. Hindi siya dapat makalapit sa akin. Ang sabi ko na lamang sa aking sarili. Dahil sa takot kong iyon, hindi ako gaanong nakatulog. Panay ang gising ko sa takot na baka muling bumalik ang aswang na iyon at baka po may anong mangyari sa akin. Kinabukasan, kahit na inaantok, umasok pa rin ako sa aking trabaho. Nang naroon na ako ay nakita ko si Rita na parang panay ang sulyap sa akin. Dahil doon ay nagpigil ako sa aking sarili na sugurin siya. Lihim akong napapakuyom ng aking palad dahil iniisip kong baka ako pa ang maging masama. Kung may kung ano man akong gawin sa kanya. Bago magpananghalian, tinawag ang aming amo ang mga atensyon namin. Dahil doon ay itinuon ko roon ang aking pansin. Ano kaya ang sasabihin ito? Tanong ko sa aking sarili. Mamaya, kailangan natin magtrabaho hanggang alas 7. Mahinahabol kasi tayong oras. Pero kailangan ko lang ang dalawa sa inyo. Siguro sapat na yun upang matapos ang trabaho. Ang sabi niya,
Nagpalingalinga siya at napatitig siya kay Rita. Napalunok na ako ng aking laway dahil inisip ko baka ako ang mapili ng aming amo. Walang ano-ano, tinawag niya si Rita. Lumakas noon ang kabog ng aking dibdib, lalo na nang mapatitig sa akin ang aking amo. At saka ikaw, Rhea, aayaw na sana ako dahil nga buntis ako. Pero naisip kong sayang ang dagdag sa aking sweldo kung tatanggi pa ako. Bahala na, sabi ko sa aking sarili. Napatingin na lamang ako kay Rita at bahagyang nakaramdam ng kilabot bandang hapon. Isa-isang nagsisipag-uwian na ang aking mga katrabaho. Apat na lang kaming naiwan na mga oras na yon. Ako, si Rita at ang gwardya, pati na rin ang aming amo. Ipinagpatuloy ko ang aking pagtatrabaho hanggang sa magpaalam na ang aming amo. Sinabi niyang kami na ang bahala at tapusin na lang namin ang aming trabaho para kami ay makauwi na. Dahil nasa labas ng opisina ang gwardya, naiwang kaming dalawa ni Rita sa loob. Nagpukos na lang ako sa aking trabaho hanggang sa marinig ko ang kalampag sa kung saan nakapwesto si Rita. Nakarinig ako ng mahinang pag-angil. Kaya't inakala kong baka may asong nakapasok sa aming opisina. Ano ba yung gwardya namin? Naisip kong baka naiwan niyang bukas ang pintuan. Dahil doon ay napalingon ako sa pintuan. Napakunot noon na lang ako nang mawari kong nakasara naman pala ang pinto. Dahil sa paglingon kong iyon, nahagip ng aking paningin ang aking tatrabaho. Ano bang nangyayari kay Rita? Hindi ko alam kung anong nangyayari sa aking trabaho. Nakita ko kasing parang nakabuwagag ang buhok niya. At naisip ko noon na baka pagod na siya. Subalit nang umalis siya sa kanyang kinaupuan at gumapang na parang bayawak, doon na ako kinabahan. Tumayo ako at saka napatras nang makita siyang titig na titig sa akin. Pulang-pula ang kanyang mga mata at tila panay ang kanyang pagsingot sa paligid. Walang ano-ano ay inilabas niya ang kanyang dila. Aswang! Iyon ang tanging nasambit ko nang makita ko ang halos isang dipang haba niyang dila. Naglalaway na rin iyon at saka iginagalaw niya ang kanyang dila. Nais kong tumakbo patungo sa labas, pero hindi kong maigalaw ang aking katawan. Sisigaw na rin sana ako. Subalit sobrang tuyo ng aking lalamunan na siyang dahilan para walang kung anumang katagang namumutawi. Diyos ko! Nakita kong nakangisi si Rita habang naglalaway pa rin. Ilang sandali pa ay lumundag si Rita at nagawa niya akong buwalin. Napapikit na lang ako ng aking mga mata nang makitang umibabaw sa akin ang katrabaho ko na isa palang aswang. Tumutulo na noon ang laway niya sa aking tiyan na pilit niyang inaamoy. Ilang sandali pa ay nakita kong parang naghahanda ng itarak ng aswang ang kanyang dila sa aking tiyan. Pilit akong nagpumiglas ng mga sandaling iyon habang tinatabig ang kanyang braso. Umalis ka sa ibabaw ko, Rita! Umanda ka sa aking aswang ka! Sigaw ko sa kanya. Ilang sandali pa ay may naramdaman ako na parang matulis na bagay na dahan-dahang bumabaon sa aking puson. Dahil doon, kahit na sobrang tuyo ng aking lalamunan, dahil sa pag-iisip na baka kung anong mangyari sa aking dinadala, sumigaw ako ng ubod ng lakas. Tulong! Inaaswang ako! Habang sigaw ako ng sigaw, pilit din akong nagpupumiglas. Dahil sa aking ginawa, parang nataranta na rin ang aswang. Makaraan lamang ang ilang sandali, pumalabog ang pinto at pumasok ang gwardya.
Napasigaw iyon at saka tinutukan niya ng baril ang aswang. Dahil doon ay umalis ang aswang sa aking ibabaw. Saka humarap sa gwardya. Sirita yan, kuya! Sigaw ko. At saka pinilit ang aking sarili na makatayo. Saktong pagkatayo ko, pinaputukan ng gwardya ang katrabaho naming aswang. Napaangil si Rita habang nakatingin sa gwardya. Nang akmang lulundag na sana ang aswang na para atakihin ang lalaki, muli niya itong pinaputukan. Walang lugar ang mga kagaya mo rito, sigaw ng gwardya nang tuluyang mabuwal si Rita, na noon ay duguan dahil sa tama ng bala. Dahil sa nangyaring iyon, tumakbo na ako papalapit sa gwardya. Iyak ako ng iyak dahil hindi ko akalaing mangyayari sa akin iyon. Hindi ko alam na ang kwento palang tungkol sa katrabaho naming aswang ay totoo pala. Dahil doon, sinabi namin sa aming boss ang tungkol sa nangyari. Pilit na tinakpan ng aming amo at saka ng iba pang katrabaho namin ang tungkol sa nangyari. Namatay nga si Rita at malaking ibinayad ng aming amo sa nagpakilalang pamilya nito. Sa takot na baka sundan ako ng aswang at sa kagantihan, nagpasya na lang akong tumigil sa pagtatrabaho roon. Idinahilan ko ang aking pagbubuntis at saka hindi na bumalik roon. Umuwi kami sa probinsya kung saan tuluyan naging tahimik ang aming buhay. Dahil sa naging karanasan kong iyon, nagpagawa na kami ng aking asawa ng mga pangontra laban sa aswang. Natakot kaming baka sa susunod ay mas malala pa ang mangyayari sa akin. Mabuti na nga lang at nakapasok agad sa loob ng aming opisina ang gwardya. Kung hindi, baka nagawa ng kainin ng aswang ang aking dinadala. Sa ngayon ay malaki na ang anak namin. At sa tuwing ikinikwento ko sa kanya ang nangyari, baging siya ay kinikilabutan na rin. Isa pong napakagandang araw, Kuya Eric. Ang kwentong ito ay nangyari ng mga unang taon ng pagsasama namin ng aking asawa. Siya nga pala. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Kadyo. Matiwasay kaming namumuhay ni Lenny sa isang baryo. Pinili kasi naming doon na manirahan dahil sayang naman ang lupang aming nabili dahil sa lawak ng lupaing naibinta sa amin. Nagpasya na lang akong magsaka at nang mabantayan ko ang aking asawa na kasalukuyang 7 buntis na. Labis-labis ang aking pangamba dahil binalaan na kami ng matatandang napapadaan sa aming bahay na may mga aswang daw sa kabilang baryo. Hindi pa man kami nakakaranas ng harap-harapang pang-aswang. Subalit naging balisa ako tuwing sasapit ang gabi dahil doon. Tiyak na may pag-ataking gagawin ang mga aswang kapag naamoy nila ang sanggol na nasa sinapupunan ng aking asawa. Sabi ko, habang abala sa pag-aararo sa bukid, dahil nais kong matapos agad at nang makapagtanim na ng mais, minadali ko ang aking trabaho. Nasa kalagitnaan ako ng aking pag-aararo nang mapansin kong parang natataranta ang aking kalabaw. Dahil doon ay inalam ko kung ano ang dahilan. Nang tingnan ko ang kanyang balat, laking gulat ko nang makita ang isang napakalaking linta na kulay puti. Nakakapit iyon sa kanyang balat at dahan-dahan itong sinisipsip ang dugo ng aking kalabaw. Disturbo namang linta ito. Bakit kaya may mga linta rito? Sambit ko sa aking sarili. Nilapitan ko iyon at nang kukunin ko na sana sa balat ng alaga kong kalabaw, bigla iyong nanigas at nahulog. Sa kabutihang palad, bago pa man tuluyang bumagsak sa lupa ang lintang iyon, nagawa kong masalo iyon. Napakunot-noo ako at napatanong sa aking sarili, nang dahil nang unang nakita ko ang linta ay buhay na buhay iyon. Pero nang mahawakan ko, naninigas na at nagmistulang bato, hindi kaya isa itong mutya.
naisip kong malalaman ko rin kung mutya ng linta ang aking nakuha. Itinago ko iyon sa aking bulsa at saka muling bumalik sa aking pag-aararo. Kahit na napakalawak ng bahagi ng lupaing aking nabungkal, hindi man lang ako nakaramdam ng pagod. Pakiramdam ko ay dumubli ang aking lakas at parang hindi ako kaagad nawawala ng enerhiya. Pagka-uwi ko sa bahay, inilihim ko iyon kay Lenny. Sinabi kong sobrang uhaw lang ang aking nararamdaman dahil sa pag-aararo. Lingid sa kanyang kalaman ay nakakuha ako ng mutya ng linta na siyang naging rason ng matindi kong uhaw. Makaraan ng ilang linggo, nabulabog kaming mag-asawa dahil sa malakas na kalabog mula sa aming bubungan. Nag-init ang aking pakiramdam, kaya't naisip kong aswang iyon. Agad akong napabangon at napatingala hanggang sa makita kong may bahagi ng nipang atip namin na lumulubog ng kaunti. Tiyak na diyan nakapwesto ang aswang. Sambit ko habang nakahawak sa balat kong sobrang init. Manta ka sa akin. Marahan akong naglakad patungo sa kusina at nang naroroon na ako'y kumuha ako ng itak. Dahil nagsisimula nang kumalos ko sa ibabaw ng bubungan namin ng aswang, ay sinasabayan pa niya ng paghuni. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Lumabas ako sa aming bahay at saka nagpa siyang umakyat sa bubong. Naisip kong harapin ng aswang at nang maturuan ko ito ng leksyon. Pagkakyat ko sa bubong, agad kong nakita ang isang mabalahibong nilalang na nakaupo roon. Nagbabaga ang kanyang mga mata at kumakaskas sa nipang atip namin. Kita ko rin naglalaway siya, kaya't napasigaw na ako para kunin ang kanyang atensyon. Ako ang harapin mo! Ang dalawa magtuos nang matutukang demonyo ka. Pagkatapos kong sumigaw, walang pagdadalawang isip akong sumugod sa aswang. Nakataas noon ang aking isang kamay na may hawak na itak. Nang makita ko ng aswang na papalapit sa kanya, umatake rin siya sa akin. At kitang-kita ko ang pangil niyang matutulis. Bago niya ako tuloy ang masagpang, tinaga ko siya sa kanyang liig. Nagawang iwasan iyon ng aswang, kaya't hindi ko siya natamaan at hindi niya rin ako nasagpang. Akmang tatakas na sana ang aswang noon nang mabilis ko siyang hinawakan sa braso. Pilit siya nagpumiglas. Subalit parang napakahigpit ang aking hawak na kahit anong gawin ng aswang ay hindi niya magawa ang makatakas. Papatayin kita! Sigaw ko. Mabilis kong itinaas ang aking kamay na may hawak na itak at walang pag-aalinlangang tinaga iyon. Nagawa ko siyang tamaan sa kanyang kaliwang braso, kaya't nasugatan ito. Dahil sa aking ginawa, napaangil ang aswang. Ramdam ko ang galit nito, kaya't naghintay ako sa kung anumang gagawin niya. Ilang sandali pa, ipinakita niya sa akin ang kanyang pangil. Bahagya niyang itinaas ang kanyang dalawang kamay at saka lumundag sa akin. Hindi ko na nagawa ang makailag dahil doon ay nagawa niya akong buwalin. Nabitawan ko rin ang aking itak at tumilapon iyon sa lupa. At ng mga sandaling iyon, umibabaw sa akin ang aswang. Pinagkakalbot niya ako sa aking muka at saka pilit na sinasakal. Kahit na anong pagkalmot ang kanyang ginagawa, parang himala na hindi niya ako nagagawang sugatan. Ramdam ko ang kirot dulot ng pag-ataking niyang iyon, pero hindi ko nakitang nagkasugat ako. Hindi mo ako kaya. Papatayin kitang aswang ka. Humanda ka sa akin. Pilit na sigaw ko habang sinusubukang magpubiglas mula sa kanya. Marahil ay napansin ng aswang na hindi niya ako nagagawang sugatan. Kaya't pinuwersa niya akong sakalin. Hinayaan ko lang siyang sakalin ako at saka ubusin niya ang kanyang puwersa. Nang naramdaman kong humihina na ang pagkakasakal ng aswang sa akin, pinilit ko siyang itulak.
Ginamit ko ang buong lakas sa pagtulak sa kanya. Dahilan para tumilapon ito sa hindi kalayuan. Bago pa man siya makabangon, nilapitan ko siya at saka sinipa. Buong lakas iyon. Kaya't nagpagulong-gulong ang aswang patungo hanggang sa nahulog siya sa lupa. Nang marinig ko ang tunog ng pagbagsak niya, ay napamisi ako. Naisip kong masama ang pagbagsak niya dahil malutong ang naging tunog ng kanyang mga buto. Iyan ang nararapat sa mga kagaya mo. Sa oras na hindi ka alis at patuloy kang mag-aasam sa aking asawa at magiging anak, tutuluyan na kita. Lumundag ako patungo sa kanyang kinabagsakan. Subalit nang tingnan ko ang paligid, napakunot noo ako. Saan na kaya napunta ang demonyong iyon? Tanong ko sa aking sarili. Nagpalingalinga ako, pero hindi ko na talaga siya nakita pa. Dahil doon ay nakiramdam ako sa paligid, hanggang sa may napansin na kong gumagalaw mula sa madilim na bahagi. Tiyak na iyan ang aswang. Noong mga panahong iyon, ay nagkataong mamasa-masa ang lupang aking inaapakan. Dahil doon, hinubad ko ang aking tsinelas at umapak ako ng direkta sa lupa. Agad kong naramdaman ang enerhiyang dumadaloy mula roon. Kaya't inisip kong hindi ako makikita ng aswang. Naglakad ako patungo sa direksyon niya. At sakto ring lumabas siya patungo sa maliwanag na bahagi. Napangisi na lang ako ng abot tahinga dahil alam kong hindi niya ako nakikita. Ito pala talaga ang bisa ng aking mutya. Mabuti naman. At kahit papaano, ay may maitulong din ito sa akin. Dahil hindi nga ako nakikita ng aswang, nagpasya na lang akong hanapin kung saan bumagsak ang aking itak. Makaraan lang ang ilang minutong paghahanap, ay nakita ko iyon. Lagot ka sa akin, aswang ka. Sabi ko pa sa aking sarili. Dinampot ko ang itak na iyon at saka patakbong lumapit sa aswang. Marahil ay naramdaman niya ang aking paggalaw, pero hindi niya ako nakikita. Dahil doon ay naging panay ang kanyang paglinga upang ako ay hanapin. Bakit yan mo ako hinahanap? Nandito ako, oy. Sigaw ko at nagpakita ako sa kanya. Napaangil ang aswang. Subalit bago pa man siya makagawa ng kung anumang hakbang, ay tinaga ko siya sa liig. May kalakasan ang aking pagtaga. Kaya't nagkaroon siya ng malalim na sugat. Napaangil ang aswang ng may kalakasan. Pero kasabay noon, bumulwak ang dugo mula sa kanyang sugat. Hindi pa ako nakontento sa ginawa ko sa kanya. Muli ko pa siyang tinaga sa kabilang bahagi ng kanyang liig. At bago pa man makailag ang aswang na iyon, tinamaan ko na siya. Kasabay ng pagtaga ko, napugutan ng ulo ang nasabing aswang. Bumagsak sa lupa ang kanyang ulo. At unti-unti na rin bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Iyan ang nararapat sa mga kagaya mo. Kung di ka lang sana nangahas na tumungo rito, hindi yan mangyayari sa iyo. Sigaw ko. At saka pinagsisipapa ang kanyang ulo at katawan. Ilang sandali akong natigilan doon. Hanggang sa maisip kong baka may iba pang aswang na makakaalam sa aking ginawa at atakihin kami dito. Dahil doon ay nagpa siya akong dalhin ang kanyang ulo at katawan sa isang ilog sa aming lugar. Medyo may kalayuan iyon. Pero alam kong walang makakakita sa akin dahil sa tinataglay kong mutya. Nung naroon na ako, walang pagdadalawang isip kong tinapon ang ulo at ang katawan ng aswang sa ilog. Pagkatapos noon, umuwi na ako at saka ibinalita sa aking asawa ang buong pangyayari. Magmula noon ay wala ng aswang ang umaatake sa amin.